Magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Kasama po ang Sabah, Calayan Islands at Philippine Rice or Benham Rice. Ito po Banner Story Headlines at ako po si Jake Madarazo. Pagpaumanin ninyo, nagkaroon kami ng technical problem bago kami makapasok. Pero ngayon po ay araw ng Biyernes, mga kababayan. Araw po ng Biyernes, May 8, 2020. Itong araw ng pitong tulog na lang, mga kababayan, ay May 15 na. Baka bumalik na tayo sa general community quarantine. At binibilang ko, 50 araw na pala tayong naka-enhanced community quarantine, mga kababayan. 50 days. Samantalang 3 araw nang wala. Ha? Ang ABS-CBN Channel 2 at ang DZMM at ang kanilang MOR, yung kanilang station. Pero kahapon ay nag-broadcast po sila sa ANC ng TV Patrol, mga kababayan. So, yan po. Ngayong umaga na ito ng Biyernes, medyo makunimlim ang panahon sa bandang Central Luzon. Pero simulan muna natin ang araw na isang taimtim na dasal galing po sa Philippine Daily Inquirer. Ito po yung Tag Inquirer Prayers. Ngayong umaga na ito ng Biyernes, mga kababayan. Ha? In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Father, you are our divine healer. We invoke your Sacred Heart to have pity on us as we humble ourselves, turn from wicked ways, and ask for your forgiveness. We pray for the healing of our broken heart and our broken land. Lead us to the ways we can turn from our nation and our world back to you for your greater honor and glory. Amen. Yan po yung ating inquirer prayers, hashtag Inc. prayers. Ito naman po yung ating direct translation ng dasal na yan, morning prayer for Friday, May 8. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ama namin, ikaw ang aming divine healer. Sana po makamtan namin ang inyong Sacred Heart at magkaroon kayo ng awa sa amin habang kami po'y taimtim na ika nga nagmamakaawa po sa inyo, nagpapakumbaba. At makaalis kami sa aming mga wicked ways, sa aming kalupitan, at humingi ng inyong kapatawaran. Pinagdarasal namin, mahal na Ama, ang paggalit o ika nga healing ng aming malungkot na mga damdamin at magamot din ang aming bansa na merong problema. Idulog mo kami sa mga kagawian upang ang aming bansa ay mailagay namin sa direksyong pabalik sa iyo, sa iyong mas malawak na kapangyarihan at mas malawak na honor. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, siya nawa, mga kababayan. Yan po ang ating morning prayer ngayong umaga na ito ng Friday. Sabi nga natin, Mayo 8, ang bilis talaga ng panahon. Ha? Pagkatapos ng ilang araw lamang, Biyernes na naman sa ating work at home, mga kababayan. Siyempre, magandang umaga Metro Manila, Metro Baguio, Metro Cebu, Metro Davao, sa lahat na naabot na ating multi-platform broadcast. Papanood din tayo sa UHF Channel 31, PTV, ganoon din sa Sky Cable at Destiny Cable and Cabling Channel 4. Nariyan din tayo sa ABS-CBN, Digibox TV sa Metro Manila, Central Luzon, Baguio, Naga, Cebu, Iloilo at Davao. At kahit napatay po yung ABS-CBN TV Plus ninyo, i-reset ninyo para makapanood po kayo ng factory setting para makapanood kayo ng iba pang mga channel, mga kababayan. Napapanood din kami online via streaming media sa Facebook, YouTube,
at sa news website ng radio.inquire.net at inquire.net. Meron din kami mobile app. I-download naman ang Radio Inquire sa App Store o Play Store. At sa Radio Inquire DZIQ 990 kHz sa AM band. Ito po ang himpila ng balansing pagbabalita. Walang takot na pamamahayag. Kami po ang bayang nagtatanong, mamayang nag-usisa. We are a nation of inquirers. Sa dito po programa Final Story Headlines hanggang alas 9. Ako po si Jake Madarasa. At sa oras na 6:25 ng umaga, narito na muna ang unang bira ng mga balita sa panulat ni Angelique Jordan. At narito na ang ating mga headlines, mga kasama. LPA na binabantayan ng PAGASA, nasa labas pa rin ng FAR. Easterlies, umiiral sa silangang bahagi ng Luzon at Eastern Visayas. Nasa labas pa rin ng Philippine Air Responsibility, binabantayan ang LPA. Ayon sa 4 a.m. update ng PAGASA, uling namataan ng LPA sa 1,055 kilometers silangan ng Davao City. Alas 3 ng madaling araw, ang LPA ay maaaring pumasok na sa FAR ngayong umaga. Ito'y kumakilos sa Ilagang Kanluran at may posibilidad na lumapit sa Eastern Visayas at magdulot ng mga pag-ulan sa susunod na linggo. Samantala, easterlies naman o mainit na panghangin mula sa Dagat Pasifiko ang iiral sa silangang bahagi ng Southern Luzon at Eastern Visayas ngayong Biyernes. Maaliwalas at mainit na panahon ang maranasan sa malaking bahagi ng bansa. Mababa rin ang tsansa ng mga pag-ulan sa bahagi ng Palawan at Ilocos Region. Sa natitirang bahagi ng Luzon, kasama ng Metro Manila, ay mainit at manisangan ng panahon na mararanasan. Ngunit may posibilidad ng mga panandaliang pag-ulan sa hapon o sa gabi dulot ng localized thunderstorms. Sa Visayas at Mindanao, maaliwalas ang mainit ang panahon na mararanasan. May posibilidad din ng mga pag-ulan sa hapon at gabi. Wala naman nakataas ang gale warning sa mga baybayin dagat, kaya't maaaring maglayag ang mga maingita at mga sasakyang pandagat. Sa iba pang balita, 49 degrees Celsius heat index na itala sa Sangley Point, Cavite City, at heat index dito sa Quezon City pumalo naman sa 43 degrees Celsius. Sa detalye, 7 lalawigan sa bansa nakaranas sa matinding init at tanisangan ng panahon kahapon. Ayon sa PAGASA, naitala ang pinakamataas sa heat index sa Sangley Point, Cavite City, kung saan pumalo sa 49 degrees Celsius bandang alas 2 ng hapon. 48 degrees Celsius naman ang heat index sa Science City of Buñuel, Nueva Ecija, alas 11 ng umaga. Narito man ang iba't ibang index sa iba't ibang lugar. Tigaski City at San Jose Occidental Mindoro, parehong 47 degrees Celsius heat index. Clark, Pampanga at saka Davao City at iba, Zambales, pareho silang 46 degrees Celsius heat index, pero yung sa Clark, Pampanga at iba, Zambales ay parehong alas 2 ng hapon. Samantalang sa Davao, ang init ay dumating kahapon alas 4 ng hapon. Samantala, muling nakaramdam ng matinding init alinsangan na panahon dito sa Metro Manila kahapon, pumalo sa 43 degrees Celsius ang heat index sa bahagi ng Science Garden, Quezon City, bandang alas 3 ng hapon. Umabot naman sa 35.8 degrees Celsius ang maximum air temperature sa ganun ding oras. Ayon sa Weather Bureau, mapanganib ang posibleng idulot kapag umabot sa 41 hanggang 54 degrees ang heat index sa isang lugar. Maaarihan niyang maging sanito ng heat cramps at heat exhaustion ang posibleng mauwi sa heat stroke. Dahil dito, payo ng PAGASA, dalasan ang pag-inom ng tubig at iwasan ng physical activity tuwing tanghali at hapon. Samantala, mga kababayan, Pangasinan, Davao Occidental, dalawang beses na yanig ng lindol. Sultan Kudarat, niyanig din ng lindol. Dalawang beses na yanig ng ang Pangasinan ng makasunod ng mga lindol. Unang naitala ang magnitude 3.1 sa 84 kilometers southwest ng Agno, alas 12:44 ng madaling araw. Sumunod na naitala ang magnitude 3.0 ng lindol sa northwest ng bayan ng Aguilar, Pangasinan, alauna 30 sa east ng madaling araw.
dalawang beses din iadig na lindol ang Davao Occidental. Unang naitala ang magnitude 3.1 alas 2:39 ng madaling araw sa southeast ng Usebad Santos. Samantalang ang magnitude 3.2 ay dumating alas 3:56, 17 kilometers northeast ng bayan ng Usebad Santos. Samantala, niyanig din ang magnitude 3.0 lindol ang northeast ng Palimbang, Sultan Kudarat, alas 12:32 sa madaling araw at may lalim na 3 kilometro. Naitara instrumental intensity 1 sa Kiamba, Sarangani. Tectonic origin ng mga pagganing. Wala naman naitalang pagkasira ang mga ari-arian at aftershocks. Oras sa 6:30, ito pa rin ang ating report. Bilang ng tinamaan ng COVID-19 sa Pilipinas, pumalo na sa 10,343. At bilang ng mga Pinoy, overseas Pinoy, na tinamaan ng COVID-19, nasa 1,922. Dumami pa ang bilang ng mga nagpositibong kaso ng COVID-19 sa bansa. Sa huling datos, 10,343 ang kabuuan confirmed COVID-19 cases at 339 ang panibagong mga kaso. Sa nasabing bilang, 205 o 61% ay naitala sa Region 7 o Bandang Cebu, 110 o 32% sa Metro Manila at 24% sa iba pang lugar. Umabot naman sa 685 ang COVID-19 related deaths sa bansa. Meron po naman 27 ang namatay kahapon. Habang ang total recovery sa nakahawang sakit ay 1,618. Samantala, nadagdagan pa ng 21 bilang ng mga Pilipina na apektado ng COVID-19 sa ibang bansa. Sa huling datos ng DFA, nasa 1,922 overseas Filipinos ang kumpirmadong positibo sa COVID-19 sa 46 na bansa at rehiyon. 1,143 ang patuloy na ginagamot sa iba't ibang ospital, habang 507 naman ang nakarecover o na-discharge na sa ospital. Nasa 222 naman ang bilang ng mga Pinoy sa abroad na pumanaw dahil sa COVID-19. Pinakamarami pa rin sa naitalang confirmed COVID-19 positive sa Europa na may 612 na kaso, Amerika na may 503, 373 naman sa Asia Pacific at 434 sa Middle East at Africa. Nilinaw ng Department of Health na hindi dapat ikabahala ng publiko ang dandang kaso na papaulat na bagong kaso ng COVID-19 bawat araw. Nitong nakarang araw, yung mayigit 300 na napapaulat ng bagong kaso. Ayon kay Health Undersecretary Maria Rosario Bergere, ito'y dulot ng patuloy na pagpapigting ng national testing capacity ng bansa. Ibig sabihin nito, ay natatapos ang mga datos na naiwan nitong nakarang linggo. Dagdag pa niya, nangangulugan na lumalakas ang response measure ng gobyerno sa gitna ng krisis. Samantala, malaking tulong din niya ang ipinatupad na enhanced community quarantine para makapaganda ang health system ng bansa sa COVID-19 epidemic. Hindi ay na tumataas ang kaso ng Pilipinas kumpara sa laki ng naitatalang kaso sa ibang bansa. Yan po mga babae na ating mga unang bira ng mga balita sa panulat po ni Angelique Jordan sa kanyang work at home na newscast, mga kababayan. Samantala, magbe-break muna tayo. Mamaya punta natin ang ating radio.inquire.net at ang ating Philippine Daily Inquirer. Ang oras natin, alas 6:33 ng umaga. Banner Story. Banner Story. Pagkatapos ng almusal, ano man ang iyong ginagawa, pakinggan ang mga kwelang usapan at magaan na palitan ng opinyon. Good Morning Inquirer! Para sa makabuluhang pag-aanalisa sa mga isyu, kontrobersya at mga balita, samahan sina Den Macaranas at Ira Panganiban sa Good Morning Inquirer! Mondays to Fridays, 9 to 10:30 in the morning sa DZIQ 990 at sa DZIQ 990 Digibox TV. We'll be right back.
story. Banner story. Balik tayo mga mabayan sa Banner Story Headlines. At syempre ako po si Jake Madarazo. At syempre sa pagkakataon na ito, mga kababayan, ay punta naman natin ating streaming headlines. Punta natin ating mga streaming headlines. Yan po yung nakikita niyo sa inyong mga screen. Full screen po yan mga kababayan. Ito po. Jose Abad Santos, Damo Occidental, 2 beses nilindol. Magnitude 3.1, dakong 2:39 a.m. at magnitude 3.2 kaninang 3:56 a.m. sabi po ng P-Box. Ayan po, Jose Abad Santos, Davao Occidental, 2 beses po nilindol ngayong madaling araw. Aguilar, Pangasinan, nilindol din ng magnitude 3.0 kaninang 1:36 ng umaga. At Agno, dalawa sila, Aguilar at saka Agno, Pangasinan, pareho pong nilindol. Yung Aguilar, Pangasinan po, magnitude 3.0 kaninang 1:36 a.m. Ito namang Agno, Pangasinan, tinamaan ng magnitude 3.1 na lindol kaninang mas maga, 12:38 ng umaga. Palimbang, Sultan Kudarat, dianig ng magnitude 3.0 na lindol kaninang 12:32 ng umaga. So meron sa Mindanao, ha? Tatlo sa Mindanao nangyari. Samantala, malimang super hot weather, heat 43 degrees centigrade. Heat index na 43 degrees centigrade na itala sa Quezon City Science Garden alas 3 kahapon. 35.8 degrees centigrade na maximum temperature na itala, sabi ng PAGASA. Samantala, Sangley Point, Cavite, nagtala ng 49 degrees centigrade heat index kahapon alas 2 ng hapon. Science of Muñoz, Nueva Ecija, 48 degrees centigrade bandang alas 11 ng umaga. Yan po yung mga pinakamainit na heat index kahapon, Sangley Point, Cavite, at saka Science of Muñoz, Nueva Ecija. Samantala, update sa global COVID confirmed cases, no, para malaman nyo lang ang pinakabagong bilang, mga kababayan. Ito pong global COVID-19 confirmed cases, naku, halos mag 4 million na ngayon, ha. 3,898,705. 3,898,705. Malamang mag 4 million na ito tomorrow. Ang mga bagong kaso, malaki rin, ha. 81,000. Mga kababayan, ang bagong kaso every day, 81,000. Ang mga namamatay po ay nasa 269,543 at ang nakaka-recover ay 1,333,854. O yan, yung global COVID po, malapit na mag 4 million. At ang bagong kaso po ay more than 80,000. Sa Amerika naman, mga kababayan, ang kanilang confirmed cases, o ito, nasa 1.3 million na halos. 1,287,477. O yan po, ha? 1.287 million ang confirmed cases sa Amerika. At ang mga bagong kaso ay 24,000 sa araw-araw. Dito nakalipas sa 24 oras, 24,385 ang kanilang bagong kaso. At ang namamatay po ay nasa 76,692. Grabe, no, ha? 76,000 Amerikano na ang namamatay. Recoveries ay 214,878. At dito sa Pilipinas, ang ating updated na confirmed cases ay 10,343. At ang mga bagong kaso ay 339, mga kababayan. 339. Karamihan ito ay sa Region 7 o sa Cebu galing. Ha? At halos kalahati din ay galing naman sa National Capital Region. Ang mga namamatay, kahapon malungkot, 27 namatay, 685 ang namatay, at ang nakarecover naman ay 1,618, mga kababayan. Balitang weather, LPA sa 1,055 kilometers silangan ng Davao City,
papasok ng par ngayong umaga sa direksyon ng Eastern Visayas. Simple sabi ng PAGASA. May papasok po tayong LTA mamayang umaga o ngayong umaga na ito, at ang direksyon po nito ay papunta ng Eastern Visayas. Ha? Samantala, doon sa mga nag-aabang ng balita sa deadline sa bigaya ng Social Amelioration Program o SAP, ang sabi po ng DALG sa LGU, hanggang Lunes na lang, hanggang Lunes, Mayo at Gis, mga kababayan. Deadline ng DALG sa mga LGUs para sa bigaya na iniurong na sa Lunes, Mayo at Gis, kasi dapat kahapon, di ba, May 7. Pero ngayon po ay ginawang May 10. Sa oras na 6:41 ng umaga, mga kababayan, punta naman natin ang radio.inquire.net, ang ating news website. O ito po ang ating headline: COVID-19 cases na nagdadagdag, naragdagan bawat araw, hindi raw dapat ikabahala. Yan ang sabi raw po ng Department of Health. Sa iba pa ang balita, isang taong gulang na lalaking Pinoy sa UAE negatibo sa COVID-19. Bilang ng tinamaan ng COVID-19 sa Pilipinas, pumalo na sa 10,343. At ABS-CBN naghain ng petisyon sa Korte Suprema para mahinto ang cease and desist order ng NTC. At Cubao Occidental, 2 beses na idol ngayong madaling araw. Hirit na TRO ng ABS-CBN sa Supreme Court, iginagalang ng Malacanang. At sa Laguna, bilang ng mga nagpositibo sa COVID-19 sa Laguna, umabot na sa 328. Samantala, tingnan nyo po, meron kaming listahan ng mga flights na nakischedule sa NAIA ngayong araw na ito, May 8. Mga, meron pa mga incoming flights. Mga. Madonna, tinamaan ng COVID-19. Ito yung singer. Si Madonna, tinamaan ng COVID-19. At para rin malaman natin, ano ha, naalala niyo ba yung MV Ruby Princess? Ito po yung nagkaroon ng mga positive na COVID na pasahero dyan sa Amerika at saka dyan sa Australia, mga kababayan. Yan po yung dumating, nandyan sila ngayon sa Manila Bay. Ha? Nasa Manila Bay ngayon itong MV Ruby Princess kasama ng 16 pa na cruise ships nakaparada dyan sa Manila Bay, dali binababa nila yung kanilang mga Pilipinong crew member, mga 300. Mamaya siguro tawagan natin ang Philippine Coast Guard, si Arman Balilo, kung ano nangyari po dyan sa napakaraming mga cruise ships na nandyan po sa Manila Bay ngayon. At isa na rin itong controversial na MV Ruby Princess na ika nga nagsabog ng mga positive COVID-19 patients dyan sa Australia at maging sa Amerika, mga kababayan. Nandyan po yan sa Manila Bay ngayong umaga nito. Yan. In the meantime, mga kasama, sa oras sa 6:44 ng umaga, puntahan naman natin ang Philippine Daily Inquirer ngayong umaga. Ang Philippine Daily Inquirer, good morning, Joseph Bol Contreras, ang ating executive editor ng Philippine Daily Inquirer, ganun kay Juliet Lago Gabiliana at kay Ana Asuncion, kay Palabrika, at siyempre kay Tony Rudyard Arbolado at kay Abel Ulanday, mga babae. Headline ng Philippine Daily Inquirer: ABS-CBN, 6 TRO against closure order. Yan po, nag-file sila sa Korte Suprema. Ito'y sinulat ni Donna Pasibugan: citing reparable injury to the company and curtailment of press freedom, the network tells the Supreme Court that the telecommunications officials ordered it shut down under threat of prosecution from the Solicitor General. Yan ang sabi rin po ng ABS-CBN sa pagsasampa ng TRO. Ibig sabihin, inisyo yung CBO dahil pinagbantaan sila ng Solicitor General, mga kababayan. Yan. Philippine economy contracts for first time since 1998. Bumaba po sa negative 0.2 ang ating ekonomiya sa first quarter. Yan po, mga kababayan. Samantala, local governments given until May 10 to finish cash aid delivery. Yan. Hanggang Lunes po extended
ang pagbibigay po ng social amelioration program. At may mga balita dyan, no? Caloocan woman hoping for 8,000 gets nothing after 14-hour wait. Sabi, 14 na oras na hintay, tapos walang nakuha. Ayan, ang pabayan. Tapos 3 more days, kapila po sa Philippine Daily Inquirer, picture, itong mga residente ng Barangay 105 sa may Tondo, Maynila, na pumipila para sa kanilang SAT course. Drivers have 2 months to renew licenses. Ano po, dahil na-extend yung mga ano, diba, driver's license ano, ng COVID. No, ha? Pagkatapos, AFP to troops, don't be an army of trolls. Huwag daw kayong trigger happy sa Facebook. Yan ang sabi rin po ng Philippine Army. Mm-hmm. Tapos sa mga simbahan, sa guidelines po ng Archdiocese of Manila, nakalagay po doon, less singing in mass, face mask sa lahat po ng mga pupunta sa simbahan. Mm-hmm. Record number doon na recoveries, dumami kahapon. Ito po ay 112 patients ang naka-recover kahapon, mga kababayan. Pero 27 ang namatay. Peke Galiaga, itong kilalang direktor, mga kababayan, namatay po sa edad na 76. Ito yung direktor ng mga panday-panday, saka yung Oro Plata Mata, mga kababayan. At sa lifestyle, isa ring issue, tapos na ba ang beginning of the end ng mga fashion shows? Yan. Yan po ang nilalaman, mga kababayan, ng Philippine Daily Inquirer ngayong umaga na ito ng Biyernes, mga kababayan, at araw po May 8, no, ha? Sabi ko nga, ilang oras na lang ay weekend na naman, no, ha? Mga kasama. At syempre, natunghiyan ninyo ang mga balita po sa Philippine Daily Inquirer Group, ang headlines po ng Philippine Daily Inquirer, ganoon din ang radio.inquirer.net, ang ating streaming headlines, ganoon din ang ating mga unang bira ng mga balita mula kay Angelique Jordan. So, at 5:47 ng umaga, wala tayong report ng major accident ngayong umaga nito. Wala rin tayong report. Ang ika nga ay report ng sunog. Wala tayong sunog ngayong umaga nito. At talagang ang mga insidente tinitinan ngayon, siyempre yung bigayan ng SAP sa mga mahirap na mamayan. Pero ang mga isyung pinag-uusapan, yung kagabi, bumalik po yung TV Patrol, pero ito po hindi na sa Channel 2. Ha? Ito yung bumalik po sa ANC, bumalik sa YouTube, at bumalik sa FaceTube, Facebook. Gayun din, ngayong umaga, yung DCMM yata ay nasa Facebook na rin, mga kababayan. Kaya sabi nga natin, ituloy ang kanilang press freedom, kung tumakin natin, no, ha? Ibang platform na nga lang, mga kababayan. At ang issue ng mga pinag-uusapan ngayong umaga, syempre, number one, nag-file na ho ng TRO ang ABS-CBN laban sa NTC. Tumihingi sila ng TRO para ibaliwala daw yung order po ng National Telecommunications Commission dahil pinagbantaan daw ng Solicitor General ang NTC, kaya nag-issue ng cease and desist order, mga kababayan. Ngayon, samantala, isa pa rin sa mga issue pinag-uusapan, yun, Duterte spokesman. Sabi ni Harry Roque, ang presidente raw ay completely neutral dyan sa ABS-CBN issue. At kung yung kanyang mga panakapanalig ay ipapasa yung franchise bill na yan, basta walang constitutional infirmities, ay pipirmahan niya. Yan, yan ang mga issue na pinag-uusapan. Pagkatapos 13 senador, pumirma ng petition na naman sa NTC para mag-issue ng provisional authority. At ang kapansin-pansin dito, mga kababayan, kasama po si Pia Cayetano, yung kapatid po ni House Speaker Alan Peter Cayetano. Ngayon, ano mangyayari dyan sa petition na hindi naman inintindi ng NTC? Diba? Hindi naman, ang sinasabi kasi ng NTC, paano ko yung mag-issue ng provisional authority, wala nang franchise. Yun ang sabi. Ang dapat daw gawin, itong mga senador at congressman, ipasa na yung franchise bill ng ABS-CBN. Samantala, mga kababayan, habang mainit yan, yung mga official ng House of Representatives, dead ma. Wala pa. At sabi nila, i-co-contempt daw yung NTC
hanggang ngayon ay wala pa rin, mga kababayan. Isa pa sa mga pinag-uusapan ngayong umaga na ito, syempre yung mga bagong guidelines po ng IATF, no ha? O number one, itong mga naglabas doon ng guidelines sa mga mall at saka sa shopping center. Ang LRT, 40 tao na lang daw ang laman sa isang bagon, ganong katindi. At tuloy ang balik probinsya, mga kababayan, pumayag na rin yung Leyte at Camarines Norte na ika nga pauhiin ang kanilang mga kababayan para mag-resettle uli, bumalik sa mga probinsya, mga kasama. Yan ang mga pinag-uusapan. Ano, ha? At isa pang tampok na topic din ngayon, mga kababayan, yung pagdami po ng mga positive, ha? Ng mga positive patients na nakukuha sa Region 7 o dyan po sa Cebu. Ha, isipin ninyo, ngayon ko lang nakita na na ang mga nag-positive sa NCR ay 110. Pero ang nag-positive po sa Region 7, 205. Oh, isipin ninyo, mas marami ho yung nag-positive sa Region 7, 61%. Ito, ngayon ko lang nakita ito. At 24 naman sa ibang lugar, mga kababayan. Kaya kahapon, 339 ang mga bago nating mga kaso, mga kababayan. Pero mas marami dyan sa Cebu. Ang sabi naman ng DOH, walang dapat ikibahala daw. Walang dapat ikibahala sapagkat, mga kababayan, ang pinagbabasihan po nito is that 11% o sabihin sa 10 tinetesting ng ating mga otoridad, lumili ito na merong isang positive. Ha? Merong isang positive. Pero talagang alawa sila dyan, at least 2% of the population ay makakaroon po o magpo-positibo. Halimbawa, sa Metro Manila, kung 13 million tayo, mga kababayan, eh dapat eh nasa 260,000 ang magpo-positibo, mga kababayan. O kaya, at kung tayo naman ay 104 million, so 2% yan o 2 million ay magpo-positive. Ganyan ano, ganyan po ang mga kwenta nila, mga kababayan. Ganyan po ang mga kwenta ng kaya hindi po nababahala ang Department of Health. Ha? Hindi nababahala ang Department of Health. Pero malungkot kahapon, malungkot at masayang balita rin. Ano? Ang mga, unahin ko na yung malungkot. Malungkot dahil 27 ang namatay kahapon. 27 katao namatay sa COVID-19, samantalang 112 naman ang nakarecover. Yan, 112 ang nakarecover. So mas marami po ang nakarecover. Pero marami rin ang mga namatay, mga kababayan. Isa pa rin sa pinag-uusapan, o ito, basahin ko sa inyo ito, mami, ha? Meron pong UP study. Ano ang mangyayari kapag napunta ko tayo sa general community quarantine? Ang pag-aaral po ng UP, sinasabi nila, mga kababayan, talagang ito raw po mga matatanda, yung older people, ay talagang dapat daw talaga ay mag-ingat ng gusto, sabi niya. Older people should limit mobility. Yan. Yan po ang sinasabi. Dahil nga po sa pandemic, mga kababayan. Ha? At talakayan din natin yung mga testing capability natin sapagkat tinitinan ko yung mga balita. Mga kababayan, mukhang na tayo kahapon, sinusundan ko yung DOH. 144,000 ang sabi ng DOH na testing natin kahapon. Maganda-gandang numero na po yun, mga kababayan. Pero ang Indonesia ay dumidikit na sa atin sa 120 testing. Ha? 120 test. Yung Malaysia, malayo ang Malaysia, nasa 200,000. Ganun din ang Thailand, 200,000. Kaya kailangan talaga yung panaginip natin na 30,000 na ika nga swabs o 30,000 a day na test ay dapat po magtuloy-tuloy. Kahapon, medyo ninenervous na ang ating gobyerno. Kaya yung mga swabbing centers natin ngayon, nag-appoint na sila ng mga empleyado. Kasi ang problema po kasi sa mga swabbing centers, pinakamahirap dyan yung encoding ng mga detalye ng tao. For example, tinesting ako, lahat ng mga data ko i-encode dyan. Matrabaho po yun. Tapos lalagyan ako ng barcode. Eh hindi trabaho po ng mga doktor rin eh. Kapag yung mga doktor at yung mga nurses sa mga swabbing centers ay ginawa pa itong clerical work na ito, ay wala, mangyayari dyan. Hindi tayo makakakuha ng mas marami pong mga testing results. Diba? Kaya ang ginawa po ng gobyerno, ang ginawa ng gobyerno,
hinarness na po yung mga cabinet members. Ang sabi sa mga cabinet members, magbigay kayo ng 300 tao para sila ang gagawa ng encoding at saka paggagawa ng mga barcode sa bawat testing na gagawin natin. Tingnan nyo ha, 30,000 ang targets. Ha? So kung 30,000 yung targets na yan a day, 30,000 rin ang gagawa po ng encoding niya. Palagay nyo lang, 10 na lang. Ha? 10 na lang ang mag-encode sa isang araw. Ha? So, 10, ang kailangan mo pa rin, mga kababayan, ay mga 3,000 na mga encoders. O kung talagang mabilis-bilis sila, kung mga tig 20 sila, mga kababayan, eh, kulang sa 1,500 na mga encoders ang kailangan natin. Kaya maganda yung ginawa ni Executive Secretary Miguel Dea. Ang ginawa niya, inassign niya yung mga cabinet member, bigay niyo ako ng 300 tao para sila ang mag-encode ng mga pangalan itong kukunan ng throat swab ng ating mega swabbers, mga babae. Tulong-tulong na po ito kasi kailangan na talagang ma-implement yung 30,000 tests a day dahil ang nakakatagal dito mga kababayan ay yung encoding. Yan ang nakakatagal dyan, yung encoding at saka yung data, yan, pati yung pagbuo ng barcode. Yung testing, sandali lang eh. Sandali lang po yung testing. Sabi nga natin, at pati resulta niyan, mabilis lang. Ang problema, kapag nag-encode at saka nag-gumawa ng barcode, eh matrabaho yan. Because that is clerical work, mga kababayan. So yan, yan ang mga pag-uusapan natin ngayong umaga nito. Of course, yung ekonomiya, yan, pag-uusapan din natin sa statement ni General Anyo na ika nga eh, pagdating daw po ng May 15, ilang cities po sa Metro Manila ang ilalagay sa GCQ. Kaya lang, ang tanong na malaki, ano-anong lungsod yan na ilalagay mo sa GCQ? Sa Sabado, bukas, magmi-meeting po yung mga Metro Manila mayors. Ay, mga Metro Manila mayors ay magmi-meeting bukas kasama si General Anyo para pag-usapan kung paano ang gagawin sa ika nga'y pag-aalis ng enhanced community quarantine. Kasi sa totoo lang, pwede talagang alisin na, mga kababayan. Kaya lang, ang sabi nga, saan mo aalisin yan? Depende sa mayor. Like for example, Quezon City at Maynila, mataas pa rin. O, diba? Ako, ang sinasabi ko sa kolom ko, simple lang eh. Ang sinasabi ko pa mga kababayan, dapat dyan, geographical ang paglalagay natin ng ika nga paglalagay natin sa general community quarantine. Ang suggestion ko, at saka ng mga ibang mayor, yung mga nasa loob, yung sabi natin, central cities ng Metro Manila, kung saan nandun po yung ikangay kumakalat na virus, eh yun ang pag-ingatan natin, mga kababayan, ilagay pa rin sa enhanced. Like, ano ibig sabihin yan? Ang karamihan yan, kumakalat yan sa mga business center. Ha? Halimbawa, dyan po sa Ortigas Center, sa Green Hills, di ba? Sa Cubao, dyan po sa may Makati, dyan sa may Bonifacio Global City, yan po, yung mga bandang airport niyan, yan ang pag-aralan ninyo, di ba? Pero yung parigid niyan, for example, Valenzuela, yan, maraming pabrika dyan. Tuokan, maraming pabrika dyan, maraming warehouse. Nabotas Malabon, yan ang fishing capital natin. Diretso ang gando sa North Expressway. Pagkatapos yung dito naman mga mabayan sa bandang south, yung Muntindu pa, pwede nang buksan yan. Yung Las Piñas, at saka, alimbawa yung Taguig, pwede nang buksan yan para yung goods papasok po sa Metro Manila. Di po ba? Pero yung Maynila, dapat enhance pa rin. Yun ang sinasabi natin. At yung Marikina naman, yung Marikina, papunta naman ng eastern side, papunta po ng Quezon at saka ng Rizal, eh yan, pwede na rin buksan yan, mga kababayan. Kaya, ang sinasabi natin dito, mga kababayan, eh pag-aaralan nyo ito ng mga Metro Mayors. Of course, tayo nagsasuggest lang, ano ha? Pero mahirap din yung putol-putol. Halimbawa, naka-enhance yung Maynila, tapos yung San Juan, naka-general. Tapos pagpunta mo ng Quezon City, enhance na naman. Pagpunta mo ng Pasig, general. Ano mangyayari sa buhay natin doon? Pero kapag lahat naman naka-enhance, eh di wala, patay ekonomi natin. Ganun po ang labanan dyan, mga kababayan. Kaya abangan natin, sa Sabado, mag-uusap-usap po yung mga mayor, mga kababayan, na bukas pag-uusapan kung ano-ano mga lugar ang ilalagay sa general community quarantine. Sige po, magbabalik po ang Banner Story, mga kababayan, ang oras natin, alas 7 ng umaga. Banner Story. Banner Story.
new BMEG Integra 2500. The only BMEG Integra feed with anti-stress technology and a 2.5mm micro pellet for easier transition from crumble to pellet. BMEG Integra 2500. Iba ang laking Integra. Pagkatapos ng almusal, ano man ang iyong ginagawa, pakinggan ang mga kwelang usapan at magaan na palitan ng opinion. Good Morning Inquirer! Para sa makabuluhang pag-aanalisa sa mga isyu, kontrobersya at mga balita, samahan sina Den Macaranas at Ira Panganiban sa Good Morning Inquirer! Mondays to Fridays, 9 to 10:30 in the morning sa DZIQ 990 at sa DZIQ 990 Digibox TV. Tayo sa banner story, mga mambayan, sa oras na 7:06 ng umaga. At syempre, napakarami hong mga issue ngayong umaga na ito. At syempre, unang-una, kayo ba'y nakapanood ng TV Patrol kagabi? No, ha? Ang TV Patrol po ay nagbalik, hindi sa Channel 2. Nagbalik po ang TV Patrol sa ANC. Ito po'y cable channel ng ABS-CBN Broadcasting. At siya po'y nakalive din sa Facebook, nakalive din sa YouTube, mga kababayan. At ayon po sa talaan, sa Facebook daw, umabot daw ng 7.5 million views ang nasabing ang stream ng Facebook. At ang mga nanonood at the same time, o itong concurrent viewers, ang nanonood po ng TV Patrol ay nasa 218,000. Ibig sabihin dyan po yung sabay-sabay na nanonood ng TV Patrol sa Facebook. Sa YouTube, ang sinasabi po, meron na itong 73,000 na peak concurrence at total na 720,000 playbacks habang
kinasusulat po ang balita na ito, mga kababayan. So, ayan po. So, meron pong malakas na showing po ang Kiwi Patrol Online. At ito nga sabi natin, bagamat nawala sila sa Channel 2, eh sila po ay nagsimula na rin, mga kababayan, dito po sa online, sabi nga natin, sa Facebook, sa YouTube, sa ANC, ganun din sa streaming service na iWant, at ito'y naka-live din sa The Filipino Channel. At ngayong umaga, yung kanilang dating radio program na DZMM, ito po'y parang katulad din natin ngayon, ito'y nasa Facebook din ngayong umaga. So sinasabi nga natin, mga babayan, tuloy, ha? Tuloy ang ano, tuloy ang press freedom, sabi nga, tuloy ang at mas maganda sa online, nakikita po yung kanilang numero ng mga viewers, 780,000. So ibig sabihin, po sa argumento na ikaw nga nawala yung press freedom mo, hindi, nandiyan eh, balik ko sila at tayo ine-welcome natin yan, maganda po yan. At on a larger audience, hindi lang po sa Pilipinas kundi sa iba yung dagat, mga kababayan, no, ha, yan, sabay-sabay, mga kababayan, at wala na, hindi mo na kailangan ng prangkisa, hindi mo na kailangan ng lisensya ng gobyerno, ha, hindi mo rin kailangan ng censorship, o kung may tinatawag kayo censorship, dahil syempre sarili nyo na yan, online, wala pong censorship sa online, mga kababayan, unless na ika nga insurrection or rebellion ang gagawin natin. Pero sabi nga, so tuloy ang broadcast, mga kababayan. At kahapon din, kung kahapon ang alas 6:25 ay nakapag-broadcast na po sa online ng TV Patrol sa 6:25 ng gabi, eh dito naman po sa Supreme Court, yun, nag-hinaw sila ng petition na humihingi ng TRO. Ang kanilang premise, ang sinasabi nila, eh ito pong National Telecommunications Commission ay nagkaroon ng grave abuse of discretion. Sabi nga eh, mga kababayan, pinasara ang kanilang kumpanya matapos silang pagbantahan ng Solicitor General, itong si Franco Calida, mga kababayan. At syempre, marami hong mga pros and cons sa usapan ito. Sa social media, antindi po ng mga labanan. Ano, ha? May mga kwento, pati mga artista ng ABS, talagang binabara yung mga government lawyers. Pero ngayong umaga, meron po mga komentaryo rin, mga kababayan, sa ibang media, at very very important po. For example, si former Senator Juan Ponce Enrile ay may column siya ngayon sa Manila Times, ang tawag niya, The Problem with ABS-CBN, at doon po diniskusyon niya yung PDR, yung provisionary receipts sa mga kababayan ng Lopez Incorporated. Mahaba yung kanyang sinabi ron. Pagkatapos, ito naman si Tiglaw, ganun din, meron siyang sinasabi na yun daw pagkakasara ng ABS ay patunay na gumaganda ang demokrasya sa Pilipinas. Of course, yun ang kanyang idea. Pero sabi nga natin, sa panig naman ng mga Lopez, lumabas naman yung kwento ni Doña, yung asawa po ni Henny Lopez, mga kababayan, yung sinabi niya na ika nga talaga naman si Duterte hindi maganda yung sinabi ni Duterte, yung matriarch ng o yung nanay nila Gabby Lopez. Yan, nakikita ninyo, meron din siya. So, ibig sabihin, patuloy po itong mga diskusyon na ito, mga kababayan. At ngayong araw na ito, meron daw Black Friday protest na inorganisa yung mga kaliwa, itong bayan, na ika nga magpoprotesta raw sila ngayon para ika nga kondinahin ang pagpapasara sa ABS-CBN at ang curtailment ng press freedom, mga kababayan. Samantalang kahapon, itong si spokesman Harry Roque ay sinasabi niya, abay, kung nung araw, panay ang upak ni Duterte dyan kay sa ABS-CBN, nung nag-sorry daw itong si Katingbak, pinatawad na ng presidente yun. Ha? At pagkatapos, mga kababayan, ang sabi niya, completely neutral po si Duterte, na nawagan siya sa mga congressman na bumoto kayo sa konsensya ninyo. Ha? At hindi ako magagalit. Ngayon, ang tanong naman ng reporter, Mr. President o Mr. Roque, kung nasa inyo na ang bill, sabing ganun, anong gagawin ho natin, mga kababayan? Ha? Anong gagawin natin? Pipirmahan ba ni Presidente yan? Ayun ang mga sabi ni President spokesman. Pipirmahan yan, basta walang constitutional infirmities. Anyway, nasa linya na natin si Lori de la Cruz ng PAGASA. Tatanungin na natin sa Heat Index. Ano, ha? Madam Lori, magandang umaga sa iyo. Magandang umaga at sa mga kababayan natin.
Oh, Lori, alam mo, importante lang sa atin ito, no? Sapagkat wala naman tayong... unahin ko lang tanongin muna, yung bagyo muna. Kumusta na yung bagyo, yung low pressure area dyan sa may Davao City? Ano ba ang direksyon nun? Sa ngayon, sir, papasok pa lang ho ito ng ating PAR as LPA o low pressure area. At nananatiling mababa ang chance na ito na maging bagyo. At wala itong direktang epekto ngayon sa lumang bahagi ng ating kalupaan. Posible lang ang paglapit nito sa eastern part ng Visayas at magpaulan doon by Tuesday or Wednesday. Ay, siya ba magiging tropical depression o mababa wala maging ang chance? Okay. Mababa in the meantime, ano mo, Lori, napakasunod-sunod itong ating heat index ay napakataas, ano ha? Apo. Pwede bang pakikwentuhan mo ang taong bayan? Ano bang dapat nilang gawin? Kahapon, 43 degrees ba tayo ang heat index kahapon sa Science Garden? Well, dito po sa Metro Manila, umabot tayo ng 43 degrees Celsius na heat index. Yung ating air temperature ay 35.8 degrees Celsius. So, ibig sabihin, patuloy natin makaka-expect in the next few days, makakaranas pa rin ho tayo ng mainit at malinsang panahon dahil ang umiiral ngayon na weather system sa buong kapuluan ay easterlies at ridge ng high pressure area. Pareho po ito nagdadala ng mainit at malinsang hangin galing sa dagat Pasipiko. Anong oras na nangyayari yan na generally ang dapat mag-ingat ang taong bayan? Alas 11 hanggang alas 3? Usually po, 12 p.m. and until 3 p.m. ho yan. 12 p.m., 12 noon time hanggang 3 p.m. Yan ang pag-ingatan natin. Yes po. At ang tanong ko lang, alam mo, ang Science Garden, yan ang sinasabi ko, mas malamig pa yan eh. Di ba, mas mainit sa Port area at saka sa Pasay? Yes, definitely. Tama ba yun? Abo, definitely. Mas mainit ho doon. Although, ang titingnan ho natin na ano dito is yung Science Garden ho talaga ang pinaka valid dahil yung kanyang surroundings ay na puno, mga ganun. Pasado po sa criteria. Abo. Pero, para maliwanagan lang natin, no? Ibig sabihin, bagamat ginagamit natin reference ang Science Garden ng 43 degrees centigrade na heat index, posible na mas mataas ang heat index sa Pasay at saka dyan sa Port area. Yes, posible naman po, sir. Lalo na't ang alinsangan naman ho talaga in those areas ay in-expect natin mas mataas. So, I mean, yes, sir. Mas mataas kesa sa Science Garden. Okay, kagabi ay nagkaroon ng mga pag-ulan, di ba? Tinaas yata yung thunderstorm advisory kagabi sa Metro Manila at Central Luzon. Anong dahilan ito? Yung init, sir, na nararanasan natin sa maghapon na accumulate ito. So, naiipon ho ito at mas mataas ang naging evaporation rate natin. And eventually, later part of the day, ay naibubuhos ito through thunderstorm. So, para nagkakaroon ng convection, ano? Yes. Talagang ganun na nangyayari. So, itong, yung mainit natin na hangin galing sa Pacific, hanggang kailan ito, yung easterlies natin, hanggang kailan ito? More likely within this month ay patuloy na iiral ho from time to time ang easterlies dahil nasa tag-init season pa rin ho tayo. Yun. So, ibig sabihin talaga, at yung high pressure ridge of high pressure area, hanggang kailan ito? Aalis ba ito? Diyan sa may bandang Central? Kumbaga yung access ho nito ay from time to time nag-oscillate ho kasi ito eh. Minsan ho, mumove ito farther from our landmass and then there are times na lumalapit or nag-extend ito sa northern part of the country. By this time, in-expect natin papalayo ho ito. Ngayon po papalapit ho ulit siya. And then after 24 to 36 hours ay mag-oscillate ulit. Papalayo. Yun. So pag nagsabay itong high pressure area as a easterlies natin, yun, naluluto tayong bigla. Di ba? Mm-hmm. Parang ganun. Yes po. Okay, dahil so mababa ang chance ng advice? May advice ka ba sa ating mga kababayan, lalo na pag ang ating heat index ay, ang danger ba, 41 degrees centigrade hanggang 50, ano ba mangyayari pag ganun? Well, may mga kategory ho or level ho tayo sa ganyang heat index. Sa ngayon ho ay ini-expect natin talaga medyo delikado ito sa ating kalusugan. Kaya abiso natin sa ating mga kababayan. As much as possible, iwasan na ho talaga ang direct exposure sa sunlight, especially during the noontime hanggang late afternoon. And then, yun yung lagi nating sinasabi na para maiwasan ang dehydration ay uminom ho muna ng 8 hanggang sa 10 basong tubig.
At iwasan mo lang physical activities as much as possible na maaaring magdulot sa atin ng mga stress o heat stress at maging heat exhaustion. At bilang advice din sa mga may mga dogs, ano ha? Yung mga dogs, yung mga may pets, ikaw sigurado, Lori, meron kang aso, diba? So, painumin din sila ng mga tubig para ano kasi, hingal na hingal ang mga aso kayo, hindi po ba? Yes po. Okay, so sige, maraming salamat sa iyo, Lori Dien de la Cruz, weather specialist ng PAGASA. Salamat ng marami and good morning. Well, mga kababayan, so ang sinasabi ni Lori Dien de la Cruz, eh palapit na naman daw itong high pressure ridge, area of high pressure ridge. At ika nga, didikit na naman sa Luzon. At syempre, pag yan po'y hinipan ng mainit na hangin galing sa Pasipiko, eto na naman tayo. Matataas na naman ng mga temperatures. Diyos ko po, yan. Yan ang abangan natin, ha? In the meantime, mga kababayan, sige po. Pumunta na tayo sa oras na ito, 7:18 ng umaga. Eto naman po ang ating mga balitang pumapasok lamang. Eto po ang ating news flash. Banner story. Banner story. Ang news flash na ito ay hatid sa inyo ng Magnolia Chicken. Ito ang DZIU 990. Sa oras na 7:19 ng umaga, ito po ang ating news flash. Iginagalang ng Palasyo ng Malacanang ang pagdurog ng ABS-CBN sa Supreme Court para sa TRO, kaugnay ng cease and desist order ng NTC. Ayon kay Presidential Spokesman Harry Roque, karapatan ng ABS na maghanap ng legal na pamamaraan para makabalik sa operasyon. Sa ngayon, mas makakabutian niya kung hihintay na lang muna ang magiging desisyon na kataas-taas ang hukuman. Una rito, sinabi ni Roque na hindi dapat si Pangulong Duterte ang kalampagin ng ABS kundi ang Korte o ang Kongreso. Sa ngayon, nakabimbing sa Kamara ang panukalang batas na mag-renew sa prangkisa ng ABS-CBN na una ng napaso noong May 4. Ang mga kababayan naabot po sa 18,000 mula sa 46,000 na pamilya nakatanggap na ng financial na ayuda ng Social Amelioration Program. Medyo kulang pa sa kalahati yun. Ayon kay Pasay City Mayor Emmy Calixto Rubiano, katumbas ito ng 40% mula sa kabuuan bilang ng mga benepisaryo ng mga pamilyang apektado ng coronavirus o COVID-19. Ayon pa sa kanya, malaking tulong din ang papapalawig ng DILG sa deadline ng SA mula May 7. Ginawa itong May 10 ang deadline ng DILG para ipamahagi ang naturang SAP. Pinapayuan naman ng alkalde, mga senior citizen, mga may kapansanan na magpadala na lamang na kanilang mga kinatawan sa pagkuha ng financial na ayuda. Sa iba yung dagat at sa larangan ng entertainment, kinumpirma ni Queen of Pop, Madonna, na siya ay nagpositibo sa coronavirus disease o COVID-19. Sinabi nito na ito ang dahilan kung kaya't kinansela niya ang kanyang concert sa Paris, France noong Pebrero. Sa ngayon, sinabi ni Madonna, wala naman dapat na ipag-alala ang kanyang mga fans dahil maayos na ang kanyang kalusugan. Matatanda ang isang tama na kapag concert ang 61 years old na singer noong February 22 sa Grand Rex Theater matapos sa dahilan ng kanyang umunoy injuries. Pagkatapos ito, kinansela na ni Madonna ang dalawa pang nakatakdang concert matapos ipagbawal ng French authorities sa mga malaking konserto dahil sa COVID-19. Yan po mga kababayan. Ang news flash na ito ay inihatid sa inyo ng Magnolia Chicken. Banner story. Banner story. Tayo mga kababayan sa Banner Story at syempre ako po si Jake Madarazo, mga kasama. At syempre
pinag-uusapan nating matindi ay itong pagbabalik po sa ere ng ABS-CBN sa pamamagitan po ng online media. No, sabi ko nga sa inyo, sa Facebook ay nagkaroon sila ng 7.5 million of views. No, ha? Pero ang concurrent viewers, so nanonood sa kanila at the same time all over the world, ay pumapalo po ng 275,000. So kung titinan ninyo mga kababayan at kung nanonood din kayo, alam nyo, malaki ho ang kaibahan ng ika nga ay ang pag-i-airy po sa free television. Kasi ang free television po mga kababayan, ito mga television sets natin, eh yan po kung bibilangin natin eh, mga nasa 70 million yan. Ha? Bawat bahay ay merong isang television set o isang minsan dalawa mga kababayan. No? Ha? For example, kung tayo po ay 104 million, ilagay mo po ang household natin, divide mo ng tatlo, meron tayong mga around 40 to 50 million household. Ha? Na ibig sabihin, sa bawat bahay, tatlong tao. Ha? Kung titinan mo natin. So, ang television po ay 50 million. No? Ha? Yan ang ginagamit na range ng mga advertisers. No? Ha? At kapag ang rating mo ay nasa 30%, halimbawa, 20% ka nang nakabukas sa team ng 50 million, ibig sabihin, 10 million television. Bayan. 10 million ang nakabukas na television nanonood ng TV Patrol o kaya hindi 4 oras. Kaya alam nyo, sabi nga natin, iba po kasi, iba po ang pananaw kapag ikaw ay nag-i-air sa free television at iba ang pananaw kapag ikaw ay nag-i-air sa online. No, ha? Kaya tingnan ninyo ang diferensya. Sa free television, palagay mo na at any given time na nanonood sa kanya ay 10 million. No? At yan ay pinapakita ng magkaparehas sa survey ng AGB at saka ng Kantar Media. Ha? Pero dito po sa Facebook, mga kababayan, na kanyang concurrent viewers lang ay 275,000 buong mundo na yon. Kaya, kung titinan ninyo, mga kasama, napakalaki pong kawalan talaga na ikaw ay mawala sa free television. Kaya kung napapansin nyo, wala pong masyadong commercial yung pong TV Patrol doon. Sapagkat syempre, kung ikaw ay advertiser at ang iyong target, halimbawa, ikaw ay sabon at ang nanonood lamang sa'yo ay 275,000, di ba? Hindi ka babayad ng ganung kalaki, mga kababayan. Kaya nga sinasabi natin, pero kung kapag ikaw ay nasa free television, halimbawa, doon sa mga bukas na, na television sets, 50 million, ang nakabukas dyan ay 10% sa'yo o 20% sa'yo, mga kababayan, babayad sa'yo yung advertiser dahil ang inaabot na audience ng kanyang produkto, kung susumahin mo mga kababayan, ay maibibigay sa'yo yung mga 20 million na nanonood sa commercial mo. Pero dito po sa online, hindi mo mag-arantya kung ilan eh. Pangalawa, maski marami po yung nanonood sa iyo, saan lugar yan? Unang-una, sasabihin ng advertiser. Halimbawa, itong sabon ko. Yung sabon ko, available ba yan sa Saudi Arabia? Yung bang gatas ko, available sa Canada. Yan ang tanong doon. Kaya, malaking diferensya po ito. Kaya nga, ang ginawa po ng ABS, ito'y malaking sakripisyo sa kanila. Pero dahil nga po, sa ika nga eh, pangangailangan na impormasyon ng taong bayan, eh kailangan nilang gawin nito. Kailangan nilang gawin nito mag-broadcast sa online, halimbawa sa ANC, simulcast sa ANC, ilagay sa Facebook, ilagay sa YouTube, para po ipagpatuloy ang kanilang serbisyo ng pagbabalita, mga kababayan. So sabi nga natin, bagamat ito, mga kababayan, ay malaking kawalan sa kanila, sa pamamagitan po ng advertisement, no, ha? At ika nga sa laki po ng kanilang news operation, eh ginawa nila ito para tuloy-tuloy ang serbisyo at para hindi po mamatay ang press freedom. Pero sabi ko nga, ang tanong dito kasi hanggang kailan yan? Sapagkat sabi nga natin, kung ganyan lang ang audience natin at pagkatapos eh hindi tayo mabubuhay sa commercials, mga kababayan, eh may problema malaki po pagdating po in about 1 or 2 months. Ang sinasabi kayo sa akin, Jake, kailan ba makakapag-ere ang TV? Sabi ko, mag-ere. Kailan yung mag-ere? Nandyan yung YouTube, nandyan yung Facebook,
nandiyan yung teleradyo, pero ang tanong, meron bang commercial na papasok yan? Eh, alam niyo man ang ABS, eh talagang gumagastos po ng gusto yan, bumabayad para po maganda po yung servisyo natin. Eh, ang tanong, eh, saan magagaling po yung revenues? Sapagkat dito po sa online, alam niyo naman po ang online, tulad ng Facebook, YouTube at lahat yan, hindi po kumikita ang local government, ang local corporations natin. Ang kumikita po yan ay Google at saka Facebook. Ganyan po yun. Pag naglagay ka ng advertisement yan, sisingilin ka ng Facebook at saka ng Google. Ganun katindi, mga kababayan yan. At minsan, nagbo-broadcast ka, bigla sila mag-i-insert. Yan ang problema ko niyan, mga kababayan. Kaya, pagkatapos, hindi pa maganda ang relasyon ng, ang alam ko ha, ng either Facebook o Google ng ABS-CBN, mga kababayan. Kaya, sa akin, ang pananaw ko dyan, alam nyo, napakagalan po, napakaganda ng ginawa ng ABS. Mas kinapalugi, itinuloy nila, dahil nga sa commitment na sa broadcast, tinuloy nila ang pagbo-broadcast po ng kanilang top newscast, itong TV Patrol, sa ika nga Facebook at YouTube, bagamat walang katiyakan kung ito po ay kikita. Sabagat sabi ko nga sa inyo, kung 275,000 lang ang concurrent viewers nito, mga kababayan, eh, hindi ito attractive sa mga advertisers. Yan po. Yan ang isa sa mga issue na tinitinan natin dyan. No? But on one hand, sabi nga natin, kailan ba sila makakabalik sa television? Ha? Actually, sa totoo lang, may bumalik eh. Di ba? Sapagkat sa totoo lang, yun pong cease and desist order. Yun pong cease and desist order po ng yung cease and desist order po ng NTC ay hindi naman sila kaagad tinatanggal. Ang sinasabi ron, okay, dapat to itigil na yung broadcast niyo, pero meron tayong hearing, di ba? May hearing tayo in 10 days, ha? At pag-usapan natin kung kailan nyo ibabalik yung frequency. Pwede pa nilang pabuti ng 10 days yun, di ba? Pero as a matter of principle, inihinto na ho nila. So pag ininto mo na yan, mga kababayan, kailan babalik yan? Ang pinag-uusapan po rito, mga kababayan, ay prangkisa. Prangkisa po. Sapagkat yung lumang franchise sila, tapos na yun eh. Nag-expire na ho yun noong May 4, mga kababayan. So ang pag-uusapan ngayon, mga kababayan, ay yung bago nilang franchise. On the part of the Congress, ang pinag-uusapan nila ngayon ay renewal na o kaya ay bagong franchise, di ba? Yung kay Kalida, na sinabi ni Kalida doon sa Korte Suprema, yung pong ABS nila bag, yung kanilang franchise, wala na rin pag-uusapan doon dahil nag-expire na eh. Di ba? Nag-expire na yung kanyang, kaya ba namang baka moot and academic po yun. Pero ang tanong ngayon dito, mga kababayan, yung mga allegation ni Kalida, i-carry ba yun sa bagong franchise na diringgin ng House of Representatives? Siyempre, dahil aplikante po yung ABS, kukontrahin na naman ito ni Kalida sapagkat sasabihin niya, hindi po qualified ang ABS na maging bigyan ng bagong franchise dahil meron akong demand eh. Ang kasalanan niya ay ganyan to, 1, 2, 3, 4, 5, ganyan po. So, ang sinasabi kong tanong natin, kailan ba makakabalik sa free television ang ABS-CBN? Kailangan po magkaroon sila ng bagong prangkisa, mga kababayan. Yan ang totoo niyan. That 17 steps within one month, dapat sabi nga ni Presidente, maglabas na kayo ng batas para mapirmahan na natin yan. Yan ang sinasabi. Ngayon, pag natalo po, halimbawa ang NTC doon sa cease and desist order, babalik ba sa Channel 2 at DZMM itong mga programa po na ABS? Hindi pa rin eh. Alam nyo kung bakit? Dahil sa expired na yung kanilang lisensya eh. Expired na yung franchise nila by May 4. So, ang direction po na pupuntahan ngayon, mga kababayan, malamang baka ang Court Supremo sabihin eh, yung cease and desist order, baliwala na. Kasi tinanggal nyo na rin yung pag-i-air ninyo eh. Di ba? Voluntarily, nag-uminto kayo. Pangalawa, mga kababayan, eh, nagtapos na rin yung franchise ninyo. Ang dapat eh, ibalik na yan sa Kongreso para pag-usapan ang bagong franchise. So, ako, ang direction ko, mga kababayan, kailangan dinggin na ho ng Kongreso nila Cayetano at saka na nila Tito Soto. Pero mainly, ito pong House of Representatives. Simulan na yung diskusyon para sa bagong prangkisa.
o renewal ng prangkisa. Kung meron pong kukontra dyan, mga kababayan, inabasa natin, di ba, kumontra ka na si Kalinda, lahat na kumukontra, ilagay niya na yan. Para importante po, matapos yung 17 steps, 17 steps yan eh, dadaan yan sa committee, pagkatapos may buto ng committee, pumunta sa plenary, committee and rules, pumunta sa plenary, tapos 1-2-3 reading pen, pumunta ng Senado, tapos 1-2-3 reading din yan, may committee ron, tapos 1-2-3, 17 steps bago pumunta kay Presidente. At saka lamang, pag napirmahan yung batas after 15 days, mga kababayan, babalik ang ABS-CBN sa kanilang mga frequencies. Yan po yan. Ngayon, ang tanong dyan, bukas ba yan? Next month ba yan? In the next 2 months? O in the next 3 months? In the next 4 months? Next year o kung saan, mga kababayan? Yan ang sinasabi nating tanong. Sapagkat ang tanong nga, sabi ko nga sa inyo, para makabalik ang ABS-CBN, kailangan nila ng bagong franchise. Kaya ang dapat talagang kalampagin ay itong grupo ni Congressman Alan Peter Cayetano. Yan ang sinasabi natin, mga kababayan. Diyan dapat ang direksyon. Ngayon, sino may kasalanan? Nagtuturuan sila, no ha? Ang may kasalanan dito, dalawa eh. Gobyerno at saka ang ABS-CBN. Ang gobyerno, when I say gobyerno, panahon ni Pinoy, hindi na rin yun. Panahon ni Speaker Gloria Arroyo, hindi na rin yun. Panahon ni Duterte, hindi na rin yun. Ang ABS, meron ding mali. Siyempre, sila ang kumpanya, dapat sila po ang nagpa-follow up yan. Bakit hindi ninyo inasikasa yung nakaraan kay Pinoy? Bakit hindi yung inasikasa yung panahon ni Belmonte? Panahon ni Speaker Pantaleon Alvarez? Panahon ni... Bakit pinabayaan ninyo maglapsin tulo? Bakit kayo nagpabola sa mga senador at sa mga congressman na mag-i-issue ng provisional authority ito pong NTC? Yan ang sinasabi nga natin, mga kababayan eh. Kaya sabi ko nga, kailan mag-i-air yan? Sa atin, hindi ko nakikita yan in the next 2 to 3 months, no ha? Yan ang problema. In the meantime, sabi ko nga sa inyo, maganda po yung ginawa ng ABS, nagsasakripisyo sila, they are operating at a loss, mga kababayan, no ha? At dahil lamang sa gusto nila mapaglingkuran ng taong bayan, Pilipinas all over the world, ha? Ginagawa nila itong newscast na ito para maibalita po sa inyo ang mga dapat ninyong malaman, pati ang kanilang side of the story. Diba? Malaking sakripisyo po yan. Ngayon, kung tatagal sila sa sakripisyo na yan, sana huwag silang iwanan ng kanilang mga advertisers. Yun lang po. Sige po, mga kababayan, magbe-break tayo, mga kasama. Oras natin, 7:35 ng umaga. Banner Story. Banner. Crunch ng Graham Crackers match with yummy cream cheese filling. La Pasita Graham Cracker Sandwich. Palit ko yan sa Ninja Star ko! No thanks. Ito ang kakaibang baon. La Pasita Graham Cracker Sandwich. In these changing times, over life, anytime, anywhere, we'll always be there by your side. Listen in. Telling a story that truly is worthy to be told and heard across the oceans and seas. We are driven by balanced views, fearless views, in the spirit of fairness and truth. Someone you can trust, who is just when you ask, is a must, cause there is an inquirer, there is an inquirer. All of us, not him, is saying, whoa. There is an inquirer in all of us. Simula ngayong Enero taong 2020,
Panoorin, pakinggan ng sabayan ng Inquirer 99D sa multiple broadcast platforms. Free TV sa UHF Channel 31. Para sa cable TV, mapapanood na kami sa Sky Channel 72, Destiny Channel 72 at Cable Link Channel 4. Sa Digibox TV Nationwide, mapapanood kami sa Beam TV sa Mega Manila, Baguio, Naga, Cebu, Iloilo at Davao. Sa smartphones, available kami sa mobile app na Radyo Inquirer. Online at streaming media sa pamamagitan ng Facebook, YouTube at aming mga websites. Kabilang dyan ang radio.inquirer.net at inquirer.net at sa AM Radio DZIQ 990 kHz. Bagong taon, mas malawak na broadcast. Balansing pagbabalita, walang takot na pamamahayag. Inquirer sa radyo, UHF Free TV, Cable TV, Digibox TV, mobile app sa smartphones at online streaming. Bayang nagtatanong, mamamayang nag-uusisa. Banner Story. Banner Story. Balik tayo sa Banner Story, mga kababayan, sa oras natin. Sa oras natin na 7:39 ng umaga, alam nyo, pinapadala ko rito kay La Raul yung pong petition ng mga senador. No, ha? Itong petition ng mga senador na ika nga, ito, 13 senador ito, Raul. Ha? I-post mo nga ito dyan at maipakita natin sa ating mga listeners, no, ha? At mga viewers. Itong mga pangalan ng mga pumirma sa petisyon, mga kababayan, ng mga senador sa NTC, ha? Sa NTC para ho mag-issue sila again ng provisional authority para po bigyan ng provincial authority ang ABS-CBN ng NTC. Alam nyo, binabasa ko itong kanilang petisyon. Ang bago lang dito, mga kababayan, ang bago lang po dito ay kasama dito si Pia Cayetano. Yun ang nakita ko, ha. Kasama po si Pia Cayetano diyan sa listahan na yan. Kaya basahin ko lang po yung pinakauna nilang sinasabi, no, ha? Okay. Ito po ay inintroduce na Senators Risa Ontiveros, Subiri Delon, Rap Recto, Sani Angara, Binay, Pia Cayetano, Win Gatsalian, Leila De Lima, Malito Lapid, Manny Pacquiao, Kiko Pangilinan at Joel Villanueva. Bali, 13 sila. Ang sinasabi nga, no, ha? Ang resolution po, the sense of the Senate to urge the National Telecommunication Commission to reconsider its cease and desist order against ABS-CBN Corporation and to allow continuous operation of the ABS-CBN Corporation, its subsidiaries and affiliates, ABS-CBN Convergence and Sky Cable Corporation ng Makara, Broadcasting Network, pending disposition of its franchise renewal. Yan ang sinasabi po nila. At sinasabi po rito, mga kababayan, na it is hereby resolved to express the sense, ang nakapirma ito, si Risa Ontivero, si Subiri, nakikita niyo siguro sa inyong screen, ano, si Pangilinan, Villanueva, Franklin Delon, ha? Ralph Recto, Sani Angara, Maria Lourdes Binay, Pia Cayetano, sabi nito, reiteration of a resolution 344. Yung una kasi pumirma na si Pia before. Manuel Lito Lapid, Manuel Pacquiao, Win Gatsalian, tapos si Laila Dilim, meron siyang inilagay doon. I urge my colleagues to fast-track the franchise renewal bill as a measure
of our commitment and promote press freedom. Yan ang sabi po ni Laila De Lima. So sila po ay 13. Ha? Kung matatandaan ninyo, hindi kasama si Lacson dito. Hindi po pumirma si Lacson dito. At kasi si Lacson, naalala ko ang sabi niya, mas 1,000 petisyon ang gawin natin. Sabi ni Lacson, mas 1,000 petisyon ang gawin natin. Wala tayong magagawa dyan. Ha? Yun, ang kailangan natin ay magsagawa tayo ng batas. Yan ang sinasabi nga. Pero ang problema rito, mga kababayan, ang prangkisa po ng mga television stations ay hindi po nanggagaling sa Senado. Tanging ang Kongreso lang po, ang Committee on Legislative Franchises, ang mandato na ika nga o namamanduhan na siyang magbubuo ng mga legislative franchises. Hindi po manggagaling sa Senado. Kaya nga, naalala ninyo, noong nag-hearing si Senate, Senator po, noong nag-hearing po si Senator po, mga kababayan, eh nagalit po yung mga congressman. Ang sabi ng mga congressman, hindi nyo naman trabaho yan. Yan ang sinasabi po, mga kababayan. Hindi nyo naman trabaho yan, mga kasama. At saka, dun po sa Senado, mga kababayan, meron din siya ng Committee on Legislative Franchises. Pero sila po ay nire-refer lamang sa kanila yan. Ang talagang nag-aasikaso ng prangkisa ay ang House Committee. At napapansin ninyo, dalawang bagay ito eh. Ha? Eh dito po sa Senate Resolution, ang manakapirma rito ay wala po si Senator Grace po. Hindi po kasama rito si Grace po. Ha? Ulitin natin, Ontiveros, Subiri, Pangilinan, Joel Villanueva, Drilon, Raprecto, Angara, Binay, Lito Lapid, Emmanuel Pacquiao, Pia Cayetano, Win Gatchalian, at saka Laila De Lima. So ang tanong, mga kababayan, bakit hindi kasama si Grace po? Kasama po si Pia Cayetano. Kaya nga sinasabi natin eh, naniniwala na tuloy ako sa sinasabi ni Senator Ping Lacson, na ang Senado, mga kababayan, wala magagawa. Puro lang yan, sense of the Senate. Nakita nyo ang wording. It's sense of the Senate to urge, ibig sabihin, pakiramdam mo ng Senado na hikayatin. So itong resolution na to ay panghihikayat lang, na sinasabi po ni Senator Ping Lacson na mahirap gawin. Ang pinakamagandang na hindi ko tinatablan. Hindi tinatablan ito sila Kalida, hindi tinatablan ng NTC. Ang kailangan po, mga kababayan, ay itong House of Representatives ay gumalaw na. Mga kababayan, itong House of Representatives ay gumalaw na, kumilos na yan sa House of Legislative Franchise. Magkaroon na sila ng hearing, magharap-harapan na sila dyan, o para gumalaw na po. Kasi sabi nga natin, hindi lumalabas yan sa House Committee on Legislative Franchises nung panahon ni Speaker Belmonte. Ha, 2010, 2015, 2016 nakabaon ho yan dyan sa kay Speaker Belmonte. Tapos nung nag-take over si Pantaleon Alvarez, umupo si Duterte, yan, natulog din yan dyan sa committee ni Franz Alvarez. Tapos nasibak si Pantaleon Alvarez, pumalit si Gloria Arroyo, natulog din yan dyan sa committee ni Franz Alvarez. Pagkatapos po, pinalitan ho si Speaker Gloria Arroyo, mga kababayan, ang pumalit po itong si Speaker Alan Cayetano, mas lalo natulog hanggang nag-expire. At natatandaan ninyo, mga kababayan, nag-utos na ang House Committee sa NTC, di ba? Pati si Peter Cayetano. Ang Senado nag-utos na rin sa NTC. Kaya ika nga, ibigyan ng provisional authority. Eh, nung pala, mga kababayan, doon pala, pwede palang i-demanda itong Daman Locon to. Ha? Pwede i-demanda po itong mga senador na ito. Ha? Pwede i-demanda itong mga senador na king ang House of Representatives, lalo na yung sino yun? Si Franz Alvarez, i-co-contempt daw niya ang NTC. Abay, maliwanag po doon sa ruling, ipinakita ito ni Presidential Spokesperson Harry Roque. Ang sabi niya, ito pong NTC ay dalawang grupo ito. Yung isa ay regulatory body na namamahala po sa ilalim nga ng
Ministry of Trade and Communication araw, ngayon ay nasa DICT na, meron siyang regulatory component, meron din siyang quasi-judicial component. Ang ibig sabihin, mga kababayan, ng quasi-judicial, para ho siyang NLRC, National Labor Relations Commission, para siyang Department of Energy, para siyang Commission on Elections, diba? Para siyang ombudsman, nag-ruling ho siya sa mga disputes sa ilalim ng kanyang tanggapan. So, ibig sabihin, para siyang korte, ha? Para ho siyang regional trial court o para siyang ombudsman, but only on matters of legislative franchises, mga kababayan. So, quasi-judicial body siya. So, sabi nga ni Rocky kahapon, abay, delikado yan. Pag ang presidente ay nakialam dyan, ang tawag dyan, graft and corruption. Kapag ang presidente ay nakialam dyan, in writing, usurpation yan. Yan ang sinasabi. Because under the Constitution, sino mang opisyal ng gobyerno ang makikialam sa trabaho ng quasi-judicial body ay liable administratively, mga babayan. Kaya nga hindi ho pinakikialaman niya ng presidente maski nung nakaraang panahon pa. At yung mga quasi-judicial body na yan, kapag nagreklamo ka dyan, hindi mo dadalhin yan sa Office of the President. Dadalhin mo yan, mga kababayan, sa korte na kaagad, Court of Appeals, o kaya sa Supreme Court. So, tingnan ninyo, ang presidente hindi pwedeng pakialaman ito pong quasi-judicial body na National Telecommunications Commission. Hindi rin siya pwedeng makialam dahil didemanda siya ng usurpation at saka ng graft, mga kababayan. Pero tingnan nyo ang ginawa ng mga senador. Oh, eto mga senador, merong expressing the sense of the Senate to urge. Anong ibig sabihin nun? Ha? Tagalogin natin, ha? Expressing, sinasabi namin mga senador ang aming sentimiento na hikayatin ang NTC na tanggalin na yung cease and desist order. Anong ibig sabihin nun? Baklaho yun, eh. Pag tinanong, pinakikialaman ba ng mga senador itong NTC na isang quasi-judicial body? Ang sasabihin sa inyo ng mga senador, teka muna, hindi namin pinakikialaman yan. Sinasabi lang namin ang aming sentimiento. Oh. Diba? Ang galing din, eh. Mga kababayan, eh. Sinasabi lang namin ang aming sentimiento na hikayatin sila na tanggalin ang cease and desist order. Alam niyo kung bakit? Kasi alam mo ng mga senador, eh, na pag inimpluensyahan mo ang NTC, pwede kang balikan. At sasabihin ng NTC, eh, ito, ikaw, binabalikan mo ako. Ganun ang sasabihin niya, mga kababayan. No, ha? Pwede kitang kasuhan dahil parang ano yan, eh, yung judge, pinepwersa mo, mga kababayan. So, yung mga senador, eh, napakabaklaan ng resolution, eh. Diba? Ang sinasabi po ay sinasabi lang namin ang aming damdamin, expressing the sentiment, ha, of the Senate to urge, na ibig sabihin, damdamin ng Senado na ika nga hikayatin. So, yung kanilang resolution ay hindi paya para baligtarin ng NTC, yung kanilang cease and desist order. Ang kanilang resolution ay para ipahayag ang sentimiento at damdamin ng mga... Pero, pag nakalagay ho sa mga balita yan, naku, ganun, ha? Senators urge, ganito, ganyan. Senators ask NTC na ika nga alisin o pawalang visa yung cease and desist order. Pero ang totoo nun, mga kababayan, ha? Eh, publicity lang, angulo lang. Pero kung titignan mo yung resolution, mga kababayan, eh yun po, expression of sentiment lang. Nakita nyo na yung double speak, ha? Ang double. Pag in-interview mga senador, kaya nga inihikayat namin, eh, itong NTC na alisin na yung cease and desist order, eh. Ha? Pero totoo nun, hindi na inihikayat. Nagpahayag lang sila ng sentimiento, ha? Sapagkat alam nila na bawal 'yon, mga kababayan. Actually, isa pang bawal diyan, eh, yung ginawa nila, ano, yung ginawa po nila Alan Peter Cayetano. 'Yun, bawal 'yon, mga kababayan, ha? Bawal 'yon kasi ang ginawa ni Alan Cayetano sa ni Franz sino to? Si Franz Alvarez, 'di ba? Eh sabi nila mag-issue na kayo ng provisional authority. Sabi ng ganun, inuutusan ito pong NTC na mag-issue ng provisional authority, mga kababayan, di ba? At dahil nag-issue sila ng cease and desist order, eh sabi nung France, ano, eh kailangan daw i-contempt itong NTC. Naku, Diyos ko po, hindi alam nitong si Congressman Alvarez yung sinasabi niya. Ha? Hindi niya alam yung sinasabi niya.
Eh, pag binalikan siya ng NTC, teka muna, pinapakialaman mo kami. Kami ay quasi-judicial body. Kami korte, hindi mo kami pwedeng utusan. Yan ang ano. Ay, ano nangyari ko ngayon? Nakita nyo. Nung nagsara ho yung ABS, nung Martes, ha? Tama ba yun, no? Lunes? No? Nung nagsara sila, o nakita nyo, ang reaction nitong si Franz Alvarez, eh. Papatawag namin yan. Dahil contempt ang ginawa nila, hindi na sinunod ang Kongreso, mga kababayan. Inutusan namin, pero ang totoo niyan, mga kababayan, ang totoo niyan, eh dapat nga ho i-demande itong sila Alan Cayetano at saka itong si Alvarez. Dahil una-una, mga kababayan, yan po ay pakikialam, usurpation of authority. Pinakikialaman mo ang NTC na isang quasi-judicial body. Yan po totoo niya. Kaya na, tinan nyo nangyari ngayon. Biglang tumahimik, mga kababayan. Tumahimik bigla ang House of Representatives. Eh siguro sinabihan ng Bugado. In the meantime, alas 7:53 ng umaga, mga kababayan. Ito, meron tayong report sa Kamara de Representante, si Erwin Aguilon. Economic stimulus plan, inaasahan nga po ba na ng Kamara sa susunod na linggo? Erwin Aguilon, please come in. Good morning. Maganda umaga, Jake. Target ng economic cluster ng House Defeat COVID-19 Committee na maaprobahan sa susunod na linggo ang economic stimulus plan para sa muling pagbangon ng ekonomiya ng bansa sa epekto ng COVID-19 crisis. Ito ay kasunod na ng pagbulusok sa negative 2% ang gross domestic product o GDP ng bansa sa unang tatlong buwan o yung first quarter ng kasalukuyang taon. Ayon kay House Committee on Ways and Means Chairman at House COVID-19 Committee Co-Chair Joey Salceda, mahalaga ang pagkakaroon ng economic recovery plan. Sa ngayon, sinasapital na anya ng economic cluster ang consolidated version ng 485 billion pesos Philippine Stimulus Act o yung PESA. Patuloy din aniya ang kanilang pakikipag-ugnayan sa economic managers para sa posibilidad na mapadali ang pag-aproba ng isinusulong na panukala. Nauna ang sinabi ni House Committee on Economic Affairs Chairperson Sharon Garin na nasa 30 milyong manggagawa ang maaaring mawala ng trabaho kapag hindi magkakaroon ng economic stimulus intervention ng pamahalaan. Aabot sa 18 bilyong piso ang nawawala sa kita ng bansa sa kada araw na lockdown ay naman kay Marikina Congressman Stella Kimbo. Samantala, Jake, ngayon lamang ay mayroong pinadalang statement itong si House Speaker Alan Peter Cayetano. Ito ay may kaugnayan dito sa pagpapalabas ng National Telecommunication Commission, NTC, ng cease and desist order laban naman sa Lopez-led ABS, Burgess Corporation, ABS-CBN. Sabi nitong si Cayetano na sa simula pa lamang daw ng kanyang pananungkulan bilang House Speaker ay inilatag na nila yung mga priority measure ng Kongreso, kabilang na kung kailan tatalakayin ang franchise renewal ng ABS-CBN. Sabi pa ni Cayetano, eh kabilang sa priority legislation nila na kanilang nagawa, mabilis na ipasa sa Kamara yung 2020 budget, Malasakit Center Act, paglikha ng Overseas Filipino Workers Department, yung mga kailangan sa Taal Volcano Eruption, kung kaya nagkaroon din ng adjustment o magkakaroon ng adjustment sa congressional calendar. Sabi nitong si Cayetano, eh siniguro noong Marso sa Kamara ng NTC na bibigyan ng provisional authority itong broadcast network upang patuloy na makapag-operate hanggang sa makuha ang final decision o mailabas ng Kamara yung kanilang final decision. Sabi nito, sa loob daw ng 2 buwan na naka-break ang Kongreso, ang mga miyembro nito sa pangunan ni House Majority Leader Martin Romualdez ay patuloy yung ginagawang trabaho para ma-address ang epekto ng COVID-19 pandemic sa pamamagitan niya ng mga teknolohiya. Nakapagpasa sila ng Bayanihan Tuhil as One Act. Ito kay dahil nagkaroon sila special session gamit nga ang teleconference. At noon daw Martes ay nagulat ang lahat. Ang tawag nga nito ay ambush ng NTC sa kabila doon ng assurance ay binigay sa kanila under oath at sa legal opinion ng DOJ. Sabi pa ng leader ng Kamara, hindi daw ito nangangahulugan na nag-complicate yung issue
at hindi rin nagbabago ang katotohanan na nasa exclusive na kapangyarihan ng Kongreso sa ilalim ng saligang batas ang otoridad na maggawad, magdeny, magpalawig, magbumawi at magmodify ng broadcast franchises. Kabilang din daw sa primary jurisdiction nila yun nga pagbibigay o initial determination whether or not an application para legislative franchise ay igagrant o kaya naman ay i-deny. Sabi pa ni Cayetano, sa mga nagtatanong daw, sa sabi niya, so for those asking what Congress will do, kung ano gagawin ng Congress, ang simple daw sagot, eh trabaho daw nila yon. The Committee on Legislative Franchises will conduct, magkasagawa daw ng hearing na naaayon sa kanilang mga sinabi. Ito raw ay fair, impartial, patas at wala daw pinapanigan at magiging komprehensibo. Ang sabi pa niya, sinasabi rin niya ay ito daw sudden na flip-flopping ng NTC at saka daw yung unconstitutional ang tawag ni Cayetano sa pakikialam ng Solgen sa trabaho ng Kongreso. Sabi pa niya, magkatrabaho sila at didinggin itong pangkisa ng ABS-CBN at lumalabas din daw na na-pressure nga ang NTC mula sa Solicitor General. Mm-hmm. So ang sa haba-haba ng kwento, Erwin, ang sabi niya, busy kami kaya hindi namin na-renew. Busy, di ba? Busy. Papangalawa, binanatan na nila ang NTC pati ang Solgen. Oo, ang binabalikan nitong si Speaker Cayetano ay ang NTC at saka ang Solgen. Ang NTC raw ay nangialam sa kanilang trabaho, constitutional right, tapos ang Solgen daw ay nang himasok din. Pero at alam mo, Solgen, sabi ko nga, ang NTC ay nagpa, ang tawag dito, na pressure sa Solicitor General. Alam mo, napansin mo rin yung Malacanang kahapon, di ba? Sabi ng Malacanang, ang NTC ay isang quasi-judicial body. Parang yes. Korte yan. Hindi pwedeng pakialaman ng presidente dahil yung nag-draft o kaya ay usurpation. Alam mo, kung susundin natin ang argumento ng Malacanang, eh nung inutusan ng nila Cayetano itong NTC, eh yun po yung matuturin natin na di ba usurpation yun dahil constitutionally independent ito pong NTC na to, di ba? Yan ang mangyayari niyan. At yung sinasabi niyang pressure ni Kalida, di ba that was done in the form of a letter. Sumulat si Kalida sa NTC reminding them na pagdating ng May 4 wala nang prangkisa. Diba? Ganun na pagkakasulat. Pero yung order naman ni Cayetano, dapat ibigyan mo ng provisional authority. Parang ang tingin ko, parang yun ang mas usurpation of authority yun. Dahil NTC yun eh, diba? Quasi-judicial. Sabi nga niya, sila lang doon ang may karapatan na mag-extend, mag-revoke, mag-modify, mag-grant ng pangkisa, which is true naman na nasa ilalim ng karapatan o yung mandato ng Legislative Department sa ilalim ng 1987 Constitution. Hindi, saka alam mo nangyayari dyan, sa Senado, meron silang 13 senador na nagpetisyon. Sa Congress, isa lang di ba? Si Rufus Rodriguez lang ang nag-iingay at saka sila sino to? Si Albay, si Edsel Lagman. Hindi niya naman ni Edsel, may dapat prangkisa na ipasa na natin saka si Atienza. Ipasa na natin pero wala pang schedule, di ba? Wala pang schedule. Wala pa, Jake. Kahit yung statement ni Speaker Cayetano ngayon, meron, magkapatawag daw sila ng hearing pero wala siyang sinabi kung kailan. Anong kalendaryo? Yun ang tawag. Yung hihintay natin, Jake, kung kailan ang mangyayaring hearing ng House Committee on Legislative Franchises sa paunguna nitong si Chairman Franz Alvarez ng Palawan. Ayun, yun ang isa. Nung isang araw, sinasabi ni Franz Alvarez, possible daw ay video conference, pero mahina doon signal, lalo na sa area niya. Siyempre, San Vicente, Palawan, ang ganda-ganda ron. Walang signal doon halos, di ba? O, sige. Okay. So, yan, ang bagong-bago po, matapos yung ilang araw ba, dalawang araw na pananahimik ni Speaker Cayetano, nagsalita na rin siya sa pamagitan po ng kanyang Facebook Live.
Erwin Aguilar, Raja Inquirer na binibenta. Bayan nagtatanong, mga may nag-uusi sa mga kababayan, sa oras na 8 o'clock ngayong umaga. So ano tingin natin, ano nangyayari? In a nutshell lamang, salamat Erwin, ano ha? Ang nangyayari, mga kababayan, ABS ang sinisisi NTC. O, di ba? Hindi, ang sinisisi ng ABS ay si Duterte. Ang sabi ni Duterte, neutral ako, ha? Ang sisihin nyo ay yung Kongreso. Yan ang sinasabi, Kongreso. Sabi naman ng Senado, mga kababayan, NTC ang may kasalanan. Ha? Ang sabi ngayon ni Alan Cayetano, mga kababayan, ang may kasalanan daw, NTC, at saka si Soljen Kalida. Ha? Si Soljen Kalida ang may kasalanan. Ang Malacanang sabi, si Kalida, ginawa lang niya yung trabaho niya dahil mag-expire na yung prangkisa on May 4, pinalalahanan niya NTC, oy, mag-expire na. Anong gagawin niyo ngayon? Ang sabi ngayon ng Kongreso, ay hindi, may kasalanan yan. Ang NTC, nagpa-pressure sila ngayon kay Soljen Kalida. Yan ang tanong. Eh, may batas eh. Hindi pwedeng i-pressure ang quasi-judicial body like NTC, mga kababayan. Yan ang sinasabi natin dito. Kaya, ano nakikita natin? Ang nakikita natin dito, alam nyo, Colin, basketball, volleyball, lahat. Oras natin, mga kababayan, alas 8:03 ng umaga. Banner Story. Banner Story. Iba. New BMEG Integra 2500, the only BMEG Integra feed with anti-stress technology and a 2.5mm micro pellet for easier transition from crumble to pellet. BMEG Integra 2500, iba ang laking Integra. The overseas voting registration for the 2022 Philippine elections is open from December 16, 2019 to September 30, 2021. Bring your valid Philippine passport, and for dual citizens, your original or certified true copy of certificate of retention or reacquisition of Philippine citizenship to the nearest embassy, consulate, mission, or MECO. If you're a seafarer, bring your Philippine passport and seaman's book to the scheduled boating outreach or an akyat barko near you. If you're traveling abroad from April 9 to May 9, 2022, make sure to register before leaving the country so you can vote in overseas voter registration centers authorized by COMELEC and DFA-OBS. Let's continue to strengthen our democracy. It's our right and duty. Register and vote. A friendly reminder from COMELEC, DFA-OBS, Radyo Inquirer, and Panahon TV. Tandaan ang tamang paraan ng paghuhugas at paglilinis ng kamay upang makaiwas sa iba't ibang karamdaman. Basain ng tubig ang mga kamay at sabunin. Unang sabunin ang mga palad at ang likod ng mga kamay. Kuskusin na maigi ang pagitan ng mga daliri at maging ang mga kuko. Isunod ang pagitan ng mga hinlalaki at kuskusin ng paigot ang mga dulo ng mga daliri sa magkabilang palad. Banlawang mabuti ang mga kamay sa malinis na tubig at patuyuin ang mga kamay gamit ang single-use towel o air dryer. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin 'to. Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng himpilang ito.
Banner Story. Oras natin, mga kababayan, ang oras natin ay alas 8:09 ng umaga. Yun, mga kababayan, nakita na ho natin ang statement ni Senator, ni Congressman Alan Peter Cayetano. Ha? Ang haba nung binasa sa atin ni Erwin Aguilon, at sinasabi po ni Alan Peter Cayetano, number one, ang sinasabi niya ay na-ambush tayo ng NTC. Sinasabi niya, last Tuesday, we were all ambushed by NTC. At he goes on to say, na mga kababayan, sinisisi niya ngayon ay si Solicitor General Kalida na ika nga ay nag-pressure dito po, mga kababayan, kay sa NTC, mga kababayan. Yan po yung unang-una niyang sinabi, at sa haba ng binasa ni Erwin, parang sinabi niya sa taong bayan na busy kami, ha? Busy kami, hindi kami makapag-hold ng hearing, mga kababayan. Alam niyo, din sa issue na to, sabi ko nga, parang magkakasamang basketball, dribble, volleyball po ito nangyayari na ito. Diba? Parang, hindi ba napapansin niyo, sirkulo? Ha? Ang sinasabi ng ABS, may pakanaan yan si Presidente. O, at ang kanyang attack dog ay walang iba kundi si Kalida. O, yan ang sinasabi po, mga kababayan. Pagkatapos nagkaroon ng expiration, ang sinasabi ngayon ng Roque is that ginawa lang ni Kalida yung trabaho niya, at si Presidente tinanggap na niya yung apology ng ABS. Tinanggap na niya at siya ay completely sabi nga ay neutral na sa issue na ito, mga kababayan. So ganoon. At pagkatapos, mga kababayan, ang sinasabi po ng Malacañang, ang dapat kalampagin niyan ay number one, ito pong House of Representatives, dahil pangkisa pinag-usapan. Pangalawa, kung tungkol doon sa kanilang cease and desist order, hindi naman pwede yung idulog sa Office of the President, dahil yan po ay quasi-judicial body, didiretso po yan sa Appeals Court. Dalawang bagay ang gagawin nila, either dumaan sila sa Court of Appeals o dumaan sa Supreme Court. At kahapon nga po, isinampan na ng hindi na sila dumaan sa CA, dumiretso na sila sa Court of Appeals. At ang demanda po ng ABS-CBN, kaya daw inisya yung cease and desist order, dahil sa pin-pressure daw ng Solicitor General, ito pong NTC. Ngayon, ano? Pagkatapos, yung mga senador, binabakbakan po yung NTC. Ha? Binabakbakan yung NTC na ika nga hindi ginawa yung kanilang sense of sentiment. Expressing the sense of the Senate, mga kababayan. Pagkatapos, ito namang si Alan Cayetano, ha? Nagpalabas po ngayon ng kanyang statement, at sinasabi ni Alan Cayetano, inambus tayo ng NTC. At ang NTC, may amo yan. Ang amo niyan ay si Solgen Kalida, mga kababayan. At sinasabi niya na itong si Kalida raw ay wala itong jurisdiction of poder sa termination o sa ika nga approval ng mga franchises, mga kababayan. Yan po. Kaya ang sinasabi po, mga kasama, trabaho namin na mag-issue. Ba't pinakinggan itong si Kalida nitong NTC. Pero ang sabi naman natin dito, mga kababayan, president din ito, kauna-unahang pagkakataon. Ha? Kasi ang sinasabi nga ito, mga kababayan, inutusan na ni Alan Cayetano itong NTC na bigyan ng provisional authority itong ABS maski na mag-expire yung kanilang kontrata. Hindi ho ginawa ng NTC. Dahil ang sinasabi nga ng NTC, paano ang gagawin mo kung ang iyong prangkisa ay expired na? Kaya nag-issue po sila ng cease and desist order. Ngayon, ang tanong, mga kababayan, ang issue ngayon, susundin ba ito ng NTC? O kaya sa kabilang banda, ang sabi naman ng House Speaker, mag-schedule daw sila para pag-usapan na
maging fair and honest etropong prangkisa ng ABS-CBN. In the meantime, nawala na po sa free television ng ABS. Sabi nga natin, tatlong araw na at ngayon ay sila ay nasa online na lamang, ha? At sa cable channel. Ganun po, cable and satellite channels po ng Sky Cable at ganun din ang terrestrial cable nila sa magitan po ng ANC, mga kababayan, at sa TFC at maging sa iWant at saka sa mga streaming service, mga kababayan. Pero sabi nga natin, malaking bagay po kasi ang diferensya ng pre-television at saka ang diferensya po ng streaming o online. O, ha? Sabi ko nga sa inyo, nakita yan kahapon, ang Facebook, meron silang 7.5 million hits. Ito pong TV Patrol kagabi, ha? 7.25. Pero ang nanonood ay 275,000 lang, yung mga concurrent viewers, mga kababayan. Alam nyo, sa pre-television at any given time, ang nanonood po sa ABS-CBN ay nasa somewhere like 20 to 25 million. Ganyan po yun. Malayong-malayo po itong online viewership nila kaysa sa ikaw. Dagdag mo pa nyo, doblihin mo. Palagay mo ng 250 rin dyan sa YouTube. No, ha? 250, 1 million lang yun, mga kababayan. So, yung 1 million eyeball, eh hindi ka pa rin papasukin na advertiser. No, yan ang sinasabi natin. Ngayon, ang tanong dyan, mga kababayan, nung nagsara po yung ABS, ang sinasabi po ng kumpanya, ito yung nasa tweet naman nila Bianca Gonzalez ito, nung nagtanumpatira yung Tagaloob, ang sinabi, yung sweldo ninyo ay tuloy ng tatlong buwan, tuloy din ang medical benefits ninyo. Yan ang sinasabi. Kaya wag ko kayo mag-alala. Kasi ako, naawa ko doon sa 11,000 mga empleyado. Of course, sinasabi po ng ABS 11,000 yan. Siyempre, kasama po yung mga talent, no, ha? Pero ang alam natin ng mga regular dyan, sinasabi mo ng dole, ay nasa 4,000 lamang. Yan ang sinasabi. Kanya-kanya hong, kasi talents eh. Ha? Pero 4,000 daw yung nakalista na regular at 11,000 yung mga, sabi natin, kabuuan, including talents and also mga technical people, mga kababayan. So, ako yung naawa dyan. Sabi nga, yung tatlong buwan na sinasabi po ng ABS, alam nyo, laking bagay yan doon sa mga talent editors, mga talent cameramen, ang tawag namin dyan ay IJM, mga contract employees po yan. No, ha? Sila po ay mga contract employees na meron silang mga kontrata na paputol-putol. Ganun po yan. No, ha? Depende pag ginagamit mo. Nag-create kami ng noong araw ng IJM pool na halimbawa kung ako producer ng TV Patrol, kailangan ko itong tatlong magagaling na camera, doon kami kukuha, pipili ng pool. Ganun yan. Ganun din naman yung mga ibang production group, doon din sila kukuha ng pool na yan. Ngayon, kapag hindi ka magaling, eh wala kang trabaho. Ganun ho yun. You just get the minimum. Pero, sinasabi natin, dyan ako naaawa sa mga tao na yan. Sapagkat sabi ko nga, mga kababayan, eh napakalaki po ng production cost. Alam niyo po ang ABS-CBN, ang production cost niyan, nasa mga 6 na bilyon piso. Ha? Siguro mga nasa ganon. Palagay mo ng 6 billion a month ang production cost niyan. Meaning, pambayad ng artista, pambayad ng kung ano pa, mga technician, lahat, mga equipment. Ganyan po yan, mga 6 billion, 5 to 6 billion. Ang news department noong araw nung nasa akin yan, mga nasa 2 billion na ang gastos namin. Diba? Pero doble niyan, mga kababayan, ang production cost na nasa production. I know, yung ang numerong sinasabi ko sa inyo, eh syempre, yan po, ganyan kalaki, mga kababayan. So, ang sinasabi natin, ganyan po ang pinapasweldo ng ABS, something like 8 billion a month, para sa kanilang mga empleyado. Ngayon, ang target nila, mga kababayan, 3 months, tuloy ang sweldo. So, ang sinasabi ko, mga kababayan, ito yung nasa post ni Bianca Gonzalez, no, ha? Ang sinasabi natin, so ibig sabihin, magmula ng Mayo o sa East, May, June, July, ang projection nila, pagdating ng July, meron ng bagong prangkisa ang ABS-CBN. Diba? Dalawang bagay ko yan. Pagdating ng 3 months, ang tingin po ng management, meron na silang bagong prangkisa o kaya na-renew na ang kanilang franchise pagdating po ng July. Yan ang assessment natin. Ngayon, yung session po ng House of Representatives, 1 month na lang eh, buong buwan ng May, pagkatapos magpapahinga ng June, pagbalik niya ng July, bagong session na may State of the Nation address. Kaya nga sinasabi ng Malacanang, may isang buwan itong sila Alan Cayetano para diskusyonin yung franchise na yan.
sabi nga ni Atienza, eh nasa level ng committee eh, kung gusto ni Alan Cayetano na ikang aprobahan niyan, sandali lang mga kababayan. Yan ang sinasabi natin dito po. So 3 months ang actual na ikang time allowance ng ABS-CBN management. Pero sabi ko sa inyo, sakripisyo po ng ABS yan. Sapagka number one, napakahirap po mag-maintain ng ganyang kalaking sweldo. Lalo na kung ang pumapasok mong kita ay kukonti. Diba? Kukonti po yun eh. Mga kababayan, sapagka sabi nga natin, unang-una yung mga nanonood kayo ng TV Patrol, yung advertisement, mahirap pumasok. Dahil ang viewership mo, mga kababayan, ay kukonti. Alam nyo, isa sa mga pinakamagaling sa ABS, ang sales department nila. Alam nyo, ang galing ho ng sales niyan. Pag sinabi ho ng isang advertiser, gusto ko itong commercial ko, ang nakakakita ay 15 milyon tao. Bibigyan ka ng ng graph, bibigyan ka ng ebidensya ng ABS na 15 milyon ang nakakita sa advertisement mo. Ganyan po kagaling yan, mga kababayan. Pero ang problema mo ngayon, dahil nawala yung free television, nawala po yung 50 milyong household na may television na nanonood sa kanila, eh mabigat po pagdating sa advertising-wise ang sitwasyon. Kaya sabi nga, day one, of course, bumalik na sila sa television. Diba? Pero streaming lang, saka online, at saka sa cable TV, at saka sa satellite TV, YouTube, mga kababayan, iba ho yan, iba ang revenues niyan dun po sa ikang compared to the revenues na nasa free television ka. So sinasabi ko, isang malaking pagkalugi po, isang malaking sakripisyo ang inaalay po ng ABS. At sila'y kahanga-hanga dyan. We should acknowledge at ikang ang ginawa po ng ABS-CBN ay isinakripisyo itong financial burden na ito para lamang maibalik ang kanilang broadcast. Ngayon, ang tanong, matutupad ba yan within the next 3 months? Ha? Makakabalik ba sa kanilang frequencies ito pong DZMM, itong Channel 2, itong kanilang FM station, mga kababayan? Makakabalik ba yan in the next 3 months? Yun, your guess is as good as mine, mga kababayan. Sige po, samantala, ang oras natin ngayon ay 8:20 ng umaga. Ito naman po ang ating news flash sa mga oras na ito. Banner Story. Banner Story. Ang news flash na ito ay hatid sa inyo ng Pure Foods Tender Juicy Hotdog. Ito ang DZIQ 990. Ito po ang ating news flash sa mga oras na ito. Oras natin ay 8:21 ng umaga. Nakatanggap ang Pilipinas ng 7 toneladang personal protective equipment o PPEs at iba pang medical supplies mula sa United Arab Emirates. Ayon sa Department of Health, personal na inabot ni His Excellency Ambassador Hamad Al-Zabi at Senior Political Officer Dr. Zakaira Hassan mula sa Embassy of the United Arab Emirates sa Maynila, ang medical supplies kay Health Secretary Francisco Duque III. Kabilang din sa turnover ceremony ng donasyon na National Plan Against COVID-19 Chief Implementer Secretary Carlito Galvez Jr. at Foreign Affairs Secretary Teodoro Locsin Jr. Iminigay ng gobyerno ng UAE ang 4 toneladang PPE kasama ng mga surgical gloves, face shields at shoe cover at 3 toneladang iba pang medical supplies bilang suporta sa laban ng Pilipinas kontra COVID-19 pandemic. Nagpasalamat naman si Duque sa ipinabot na tulong ng United Arab Emirates sa Pilipinas. Balita naman mula sa Philippine National Police, bumaba ang bilang ng krimen sa bansa sa kasagsagan ng Enhanced Community Quarantine. Sa datos ng PNP Directorate for Investigation and Detective Management, nakapagtala ng 38,484 na kaso mula March 17 hanggang April 30 sa ilalim ng ECQ. 34.45% na mas mababa ang National Total Crime Volume Index kumpara sa naitalang 58,705 na kaso mula February 1 hanggang March 16. Isipin niyo, mas mababa ng 34% ang krimen. Ayon kay PNP Chief General Archie Gamboa, ang kooperasyon at resulta ng suporta ng publiko ang ilan sa mga dahilan kay bumaba ang crime trend. Ayon naman kay PNP spokesman General Banak, bumaba ang crime index crime sa bansa sa 38,000
484 na kaso, 2,669 lamang ang seryosong krimen sa March 17 hanggang April 30. Mas mababa ito ng 60.49% kumpara sa 6,756 index crime cases noong Pebrero hanggang March 16. Samantala, nilinaw naman ni Senador Bongo na hindi sapilitan at voluntary lamang ang balik probinsya bagong pag-asa program. Ito ang programa na nag-aalok sa mga residente at negosyante sa Metro Manila na makauwi na sa probinsya. Ayon kay Go, marami na nagpahayag na gustong umuwi ng kanilang lalawigan. Yan po ang ating News Flash sa mga oras na ito, mga kababayan. Ang oras natin ay 8:24 ng umaga. Ang News Flash na ito ay inihatid sa inyo ng Pure Foods Tender Juicy Hotdog. Banger Story! Banger Story! Balik tayo sa Banner Story, mga kababayan. Balik tayo sa Banner Story at syempre, ito may paalala pala, no, ha? May paalala tayo. Ulitin ko lang yung mga kababayan natin na ika nga, huwag na kayong maglalabas pag alas 12 hanggang alas 3 ng hapon. Antindi po ng heat index natin, ha? Antindi ng ating heat index, mga kababayan. At tingnan natin at abangan ang mga pangyayari po riyan, mga kababayan, no, ha? At syempre, ang oras natin ay 8:25 ng umaga. Napakarami yung mga sitwasyon tayong minomonitor. Of course, sa mga taong bayan, ang importante po yung pila sa mga social amelioration program. Wala po tayong sunog ngayon. Minomonitor natin, wala tayong sunog. Maganda po yung balita, mga kababayan. At pagkatapos, ang krimen ay masyado pong maliit. 60% ang ibinaba, mga kababayan, ang tindi. Wala na masyadong walang yan ngayon, mga kababayan. At importante po yan. At isa sa mga bagong balita ay nagsalita na itong si Alan Peter Cayetano. At ang sinasabi ni Alan Cayetano, binanggit kanina ni Erwin Aguilon, mga kababayan, ang sinasabi niya, ito raw si Speaker Cayetano, ang sabi, Congress will rise to the occasion and to fix the mess others have made. Yan ang sabi raw, mga kababayan. Ha? Gagawin daw ng Kongreso ang ayusin daw ang mga problema na yan na ginawa ng ibang tao. Yan, yan ang sinasabi niya, mga kababayan. Ha? Okay. So, ulitin lang natin. Sabi niya, Congress will rise to the occasion and fix the mess others have made. We would have wanted to do this in an orderly manner. But what we want and what we have to deal with are two different things. So this Congress has no choice but once again rise to the occasion and fix the mess others make. Yan, yan ang sinasabi niya. Ano kaya ibig sabihin nun, mga kababayan? May go signal na ba? O ipapasa na ba niya? Gagalaw na ba sa House Committee on Franchises? Ito pong mga legislative franchises, ito pong ano ba ito? Renewal pa ba ito? O bagong prangkisa, mga kababayan? Bagong prangkisa ba ito? O lumang prangkisa? Yan ang tanong. Sapagkat yung lumang prangkisa ay nag-expire na on May 4, mga kababayan, si Congressman Rodriguez ang nag-file na ng bagong bill para po sa bagong prangkisa ng ABS-CBN. Pero ang binabanggit ni Alan Cayetano, ito'y renewal pa rin nung nakaraan, mga kababayan. Pero lalo naging masalimot ang sitwasyon sapagkat, mga kababayan, nag-file po yung ABS ng TRO dyan po sa Korte Suprema para questionin ang ginawa ng NTC. O, yan. At saka ng Solicitor General, mga kababayan. So, tingnan natin, ha? Tingnan po natin yung mga development niya. Kaya sinasabi ko nga, ang sabi ni Alan Cayetano, will rise to the occasion and fix the mess. Ang tanong natin dito, magagawa ba yan ni Alan Cayetano in the next 3 months? Ha? Pagdating ba ng State of the Nation address ng Pangulo, ay may bago ng prangkisa ang ABS-CBN, mga kababayan, yan ang
yan ang malaking katanungan. Pagdating ba ng one month na ito, na huling session ng Kongreso, mga kababayan, ay maaasikaso na itong franchise renewal o bagong franchise ng ABS-CBN? Yan ang mga tanong niyan, mga kababayan. At pagdating nga, sabi nga, ng July, maliwanag na na makakabalik sa free television ang ABS-CBN. So, tingnan natin. Ha? Baka naman ito naman, eh, bulahan na naman ito. Ha? Binola lang yung ABS management hanggang nabulaga na ika nga expired na pala yung kanilang prangkisa. Yan. Ako, Diyos ko po. Ano na nangyari dito? Ang kawawa dito yung mga empleyado. Lalo yung mga regular. 4,000 regular employees, mga kababayan, at yung mga talent, no, ha? Na yung 7,000 yun ang kawawa. Dahil yun, no work, no pay yun eh. Yung IJM, yun ang mabigat doon, mga kababayan. Kaya mga artista, malungkot lahat eh. Kasi nung araw, isang taping, 200,000. Meron dyan, may taping, 100,000, mga kababayan. Meron dyan, 1,000,000 sa ano. Ay, wala ngayon lahat yun. Ha? Kaya pag wala ka na ipon, yari ka na. Yung mga talent na pa-exa-exa nyan, disilip kay Coco Martin para meron siyang konting bayad. Ako, eh wala ngayon yun. Gutom yung mga yun, mga kababayan. Sige po, magbe-break muna kami. Baka mamaya makuha natin si Lito Chenza at malaman natin itong reaction niya sa bagong sinasabi ni Speaker Cayetano. Oras natin, mga kababayan, 8:30 ng umaga. Banner story. Banner story. For my next trick, I will... Ang crunch ng Graham Crackers match with yummy cream cheese filling. La Pasita Graham Cracker Sandwich. Palit ko yan sa Ninja Star ko! No thanks. Ito ang kakaibang baon. La Pasita Graham Cracker Sandwich. Tanda, chubby, maitim, maraming scars sa temples dulot ng stress na pilit na inililihim? Huwag ka nang mangamba! Tutok na sa Easy Shop Asia dahil problema mo'y masusolusyonan na. Dahil sa Easy Shop Asia, ang buhay ay punong-puno ng pag-asa. Sa Easy Shop Asia, life is worth living. Simula Enero 2020, panoorin at pakinggan ng sabayan ng Inquirer 990 sa multiple broadcast platforms. Free TV sa UHF Channel 31, Cable TV sa Sky Channel 72, Destiny Channel 72, at Cable Link Channel 4. Digibox TV Nationwide sa Beam TV Mega Manila, Baguio, Naga, Cebu, Iloilo at Davao. Smartphones sa mobile app na Radyo Inquirer. Online at streaming media sa Facebook, YouTube at websites ng radyo.inquirer.net at inquirer.net at sa AM Radio DZIQ 990 kHz. Bagong taon, mas malawak na broadcast, balanseng pagbabalita, walang takot na pamamahayag. Inquirer sa radyo, UHF Free TV, Cable TV, Digibox TV, mobile app sa smartphones at online streaming. Bayang nagtatanong, mamamayang nag-uusisa. Mga isyong napapanahon. Mga katanungan ng taong bayan. Hihimayin para malaman ng sambayanan ang katotohanan. Banner Story. Komentaryong diretso, patas at walang pinapanigan. Banner Story. Jake Madrazo. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 hanggang alas 9 ng umaga. Inquirer 990 Television via Digital TV. Banner Story. Banner Story. Oras natin mga kababayan, 8:33 ng umaga. At alam niyo po mga kasama, doon sa ating mga kababayan, tayo po yung nakikisa. Doon sa mga pumipila ngayon, ha,
diyan sa mga pila po ng social amelioration program, SAP, na sinasabi nga natin na talagang napakalaking bagay para sa ating mga mahihirap na mamamayan. Isipin ninyo, ha? For Metro Manila, 8,000 yan. So kung second tranche ay 16,000. Na malungkot lamang, mga kababayan, eh talagang pilim-pili lang po yung pagbibigyan niyan, ano ha? Kasi ang pinagbabasihan niyan yung unang tranche. Yung unang tranche kasi 50% lamang ang mabibigyan. Kasi na yung binalita namin, binalita nga namin sa Pasay, di po ba, 70,000 po yung nakalista. Eh ang dami ho niyan eh, 70,000 sa Pasay. Eh alam niyo ba kung anong populasyon ng Pasay, palagay mo ng 300,000 ho yan. O ng mga 400,000 ng Pasay. Abay, kung titinan mo, nasa 70% yan ang mga mahihirap. Ha? 70% po ng Pasay ay mahihirap. So, kung titinan mo, dapat 200,000 ang bibigyan dyan, pero ang inilista lamang po ng DSWD ay 76,000. Ganyan po yan. Kaya, hindi nila iniintindi yung botal. Meron talagang iiyak eh. Kasi nga, ang problema lang kasi rito, yung messaging po kasi ni Presidente nung una, sabi niya kasi lahat ng tao tatanggap eh, di ba? Walang maiiwanan. Ganun po, walang maiiwanan. Pero ang problema, pagdating po sa DSWD niya, eh ang binigay lang po ng DSWD for Metro Manila, 54% lang. Di ba? Nung na-realize lang ni Presidente, na ikangay, ang daming umaaray, ayaw galawin ng mga mayor, dinagdagan niya ng 5 milyon. Di ba? So out of naging 23 million families ang bibigyan po nitong SAP na ito. Kaya nagkukumuhag po ngayon doon sa unang lista, nakalahati lang, eh nagkukumuhag yung mga mayor ngayon para ipamigay. Ang Pasay kanina, 40% na ang pinamigay. 17,000. Ang hirap po niyan, mga kababayan. Ang mga tao po yung nakapila sa labas eh. Nakapila po sa labas ang mga tao, mga kababayan. Kaya ang nangyayari po, eh meron mga nagkakasakit, di ba? Ang init-init, no ha? Kaya pakiusap natin sa ating mga local government, ha? Sa ating mga local government. Kasi pare-pareho na naman na listahan meron kayo eh. Sa totoo lang, mga kababayan, eh kaso kasi ang problema natin, eh naka-ECQ rin eh. Maski mga empleyado ng lungsod at saka ng empleyado ng bawat munisipyo, hindi din sila makagalaw. Di ba? Yan ang sinasabi natin. Eh, para mag-distribute ka ng 76,000 na mga cheque o kaya cash, mga kababayan, tigwa 8,000. O yan. Halimbawa, sa Pasay, 76,000 yung bibigyan mo. Tigi 8,000 yan. So, magkanong pera yun? 48, carry forward. 600 million ang dala ng tanggapan mo. Ha? 600 million ang nasa City Hall, mga kababayan, pamimigay mo 8,000. Talagang napaka, ano yan, mga kababayan, palagi mo na makapagpamigay ka sa loob ng isang araw, halimbawa ng mga 2,000. Sa loob na isang araw lang, 2,000. O lagay mo na 5,000, mga kababayan, ang napamigay mo. Ha? O tingnan po ninyo, eh 76,000 yung bibigyan mo. O, di ba? So ilang araw yun? 12 araw yun. Di ba? So isipin, kung mamigay ka naman ng 10,000 sa araw, 7 araw din yun, mga kababayan. Di ba? Eh, katulad ng mga malaki mga lungsod, mga kababayan, yun ang sinasabi natin. Ang problema kasi, nagkaroon ho kasi ng, anong tawag nito, nagkaroon ho kasi ng pagbantulot ang mga mayor dito. Kasi ang mayor, sumamaan loob eh. Ang sabi ng mayor, akala namin, walang maiiwan. Nung para, bibigay nyo, kalahati lang. O ganyan po nangyari dyan. Kaya hindi gumalaw ang mayor. Dapat dyan nung araw pa, pinamigay na. Di po ba, pinamigay na nung araw, day one pa lang, pagkatapos sunon, yung balanse, saka natin ayusin ng Malacanang. Tignan nyo ginawa ni Presidente. Nung nagkaroon po ng pagkukulang, nagdagdag siya ng pondo para sa 5 milyon. Yun ang sinasabi. At isa pang pagkakamali dito ng DSWD, ang binigyan nila buong bansa. Eh samantalang ang mga apektado mga kababayan ay Metro Manila at buong Luzon. Tayo yung na-lockdown. Tayo po yung hindi makalabas ng bahay. Tayo po yung nakakulong. Yung mga ibang lugar, halimbawa Eastern Samar, halimbawa yung mga Mindoro na yan, eh wala, tuloy ang hanap buhay nila eh. Tuloy yung mga jeep nila. Tuloy lahat, 43 provinces, tuloy ang kanilang hanap. Pero tumanggap din ng ika nga social amelioration program. So agrabyado po yung taga Metro Manila.
Kaya nagsasabi dito, ang dapat ang ibinigay ng ang ibinigay dapat ho ng DSWD noong una pa lang, ang dapat na ginawa nila, 70% dapat nung listahan ng 2015 ang binigyan na nila kaagad ng pera, mga kababayan. Eh, hindi. Ang ibinigay nila, mga kababayan, ay ano lang, ang ibinigay nila ay 54% lamang. Yan. Kaya nakukumawag ngayon ang mga mayor. Eh, ngayon, eh, nakita nyo na, extended ho sa Monday. O isipin niyo yung mga balita na, for example, sa Caloocan, napakahirap po ng mga 14 na oras daw pumila yung babae sa Caloocan. Pagkatapos eh, nung pumila siya, wala yung pangalan niya. Yun ang mahirap doon. Kaya sabi natin, challenging po ito para sa ating mga mayors, no, ha? Challenging ito sa mga mayors sapagkat napakabigat ng problema ang ibinigay sa kanila ng gobyerno. Masakit pa nito, binibigyan pa sila ng deadline ng DILG na pag hindi lang na-distribute yan, mga kababayan, ay meron silang accountability o kaya kung binigyan nila ay hindi kwalipikado, abonohan niya ng mayor, mga kababayan. Pero all's well that ends well, ang importante dito, mga kababayan, ay tumatanggap po ng pera yung mga mamayan. At yung mga matatalinong mga mayor, magagaling din. Pag tinanggap mo yung cheque mo, may picture ka, kukunan ka ng picture, lalagay yung pangalan mo. Ha? Kaya sabi nga natin, at least yun ang proof na tinanggap nila yan. At kung ikaw naman, mga kababayan, ay masasabi natin, nandadaya ka, Sven, ikaw yung mister, tapos yung misis mo tumanggap, may ebidensya kayo, mga kasama. Pero, dun sa mga nagsusupervise sa mga pila, sana po, mga kababayan, yung mga local government, ilagay nyo naman po sa mga, lalo na may heat index ngayon, ilagay nyo naman sa lugar na komportable naman itong ating mga kababayan. Kasi sabi nga natin, alam mo, mas ipanahon ng gera, wala nangyaring ganyan eh. Ha? Natatanggap ang bawat pamilya ng 8,000. Ganun na ho. Kaya sabi ko nga sa inyo, mas mabuti ho ang nangyari ngayon ng ang nakaupo ay si Duterte. Kasi nga, nabibigay ng pera. Eh, mga nakaraan, naku, Diyos ko po, pag tinanong yung finance officer, naku, huwag tayong mamigay. Kuripot, o diba? Pero ito, itong administration na ito, mga kababayan, ang maganda rito ay maayos. Anyway, nasa linya na natin. Ito, si Manila Congressman Lito Atienza, nagbigay na ng reaksyon itong si Alan Peter Cayetano. Kumusay natin ang kaibigan ko, ang aking mayor, dating mayor at congressman ngayon na partyless buhay, si Congressman Lito Atienza. Congressman Lito, magandang umaga sa iyo. Jake, mabuhay. Opo, mabuhay kayo. Sabi ko nga, alam niyo ako ay natutuwa nung sinasabi niyo na uming kayo na ang Kongreso may kasalanan dito sa hindi pagkaka-renew o nag-expire o allowed to expire itong ABS-CBN franchise. At least, ang tapang ng sinabi ninyo. At yung ating House Speaker, hindi pa nagsalita, kanina lang. Ang sabi nyo, ito pakinggan nyo na, ha, ang sinasabi, we will rise to the occasion and we will fix this mess. Ang sabi daw po ng House Speaker, si Alan Peter Cayetano. Congressman Atienza, ano po reaksyon ninyo? Salamat naman kung inaamin na niya na ang solusyon ay nasa aming mga kamay. Kami talaga ang pinagmula ng problema. Di kami rin ang talagang mahahanap sa solusyon dyan. Anong solusyon dyan? Sinasuhin natin yung application for a franchise. Ang naging issue rito, Jake, hindi naman namin inasikaso eh. Dribble lang. Kami at deadline na. Kumbaga sa basketball, last 50 seconds na. Dribble pa rin kami. Sino may kasalanan? Sabi nila, may kasalanan yung referee. Aba, hindi. Hawak natin yung bola eh. Patapos na ang oras. Dapat isinyot na natin. Kung pumasok o hindi, at least isinyot natin. Ito eh, dinribble-dribble natin yung bola. Pumutok na yung baril. May kasalanan yung referee. Ba't mo pinaputok yung baril? At hindi lang yun. Ang sinasabi ngayon, ang may kasalanan, at sabi raw, we were ambushed by NTC. Ha? At na-pressure daw ng Solicitor General, ang sabi. NTC ang binabatuan ng CC na na-pressure ng Solicitor General. Alam mo, Jake, gusto kong maniwala sa kanya bilang congressman. Antisihin natin ibang tao. Pero ayoko ng kanyan eh. Alam ko naman ang punot dulo. Ang punot dulo, hindi kayo nakinig sa tamang gawain.
hindi tayo tumugon sa ating tungkulin. Alam natin yung deadline kung kailan. Yung application matagal nang nasa Committee on Franchises. Bakit hindi natin tinalakay lahat yung mga sinasabi yung issue at mag-decide tayo way before the deadline? Kaya kung inabot ng deadline at nag-decide yung referee, huwag natin sisihin yung referee. Sisihin natin yung sarili natin. At sinasabi nyo rin, at sinasabi nga nung sumulat daw sila, di ba? Inuutusan yung NTC na mag-issue ng provisional authority. Ito ba yung sinasabi nyo na drama din? Ganun ba? Wala nangyari? Oh, noon pa man, nag-react na kami. Sinabi ko, hindi pwedeng solusyon yan. Pag may nagdemanda sa korte, talo tayo. Hindi pwedeng palitan yung prangkisa na isang sulat. Hindi pa yun. Alam mo, Congressman, quasi-judicial authority pala yung quasi-judicial agency ang NTC. Kapag correct. Pinresure mo, usurpation pala yun, nasa kagrat. Correct. At saka masisabihin mo, hindi, yung sulat na yun, nakapirma ang Senate President at saka Speaker, maski na pa sino nakapirma dyan, ang sabi ng saligang batas, Congress, meaning yung kabuuan ng Congress, hindi Speaker lang, is the one empowered and authorized to issue grant franchises. Kaya yung bola nasa kamay ng Kongreso. 2 years na, about 3 months ago, ako yung nagsalita, tinawagan ko ng pansin. Sabi ko, Speaker, gumalaw na kayo. Kung hindi, aabuti ng deadline to. If I remember correctly, that was February 10. February, ha? May 4 pa deadline. Pero sinabi ko, huwag na tayo magpatumpik-tumpik. Magtrabaho tayo. Ba hindi, wala man lang reaction eh. Huwag na isang short meeting kung saan yun, sinabit yung sulat sa NTC asking for an extension. Bakit kayo hindi yung extension eh? Nasa atin ng bola. Ayaw natin hindi. I-reject natin. Hindi, pero Congressman, ito, alam natin, palaban kayo nung martial law, talagang one of the staunchest defenders of democracy. Nakita na natin ang atsensya kung anong klaseng tatak niyan. Pero din sa ginawa ni Speaker Cayetano, na ika nga, sabi nyo nga, dribble, basketball, referee, biglang ganyan. Ano ba ito? Deliberate ba yung ginawang ito na ika nga huwag pansinin, huwag aksyonan on the part of the Speaker? Deliberate ba? Parte ba ng plano ito? Sinadya ba nila? Alam mo, pag sinabi ko hindi deliberate, parang tanga yung Speaker natin. hindi tanga eh. Dalawang bagay lang yan. Tanga o deliberate? I'd like to believe deliberate dahil hindi tanga eh. Marunong. So, anyway, Congressman, so ito, sabi nga natin, okay, nag-expand na yung lumang franchise. Sabi nga natin, ang Court Suprema, tinatalakay nila yung lumang franchise na dinimanda ni Kalida questioning ABS. Then now, nag-file ang ABS questioning the cease and desist order sa Court Suprema na dinutusan daw ng Solicitor General. Now, going to the House of Representatives, nag-file si Rupo Rodriguez ng panibagong franchise. Ano ang tatalakayan ba ito? Yung nakaraan bang franchise? Renewal ba? O bagong franchise ang pag-uusapan? Alam mo, we have all been overtaken by events. Kaya hindi pwede ang Supreme Court ang tatalakayan pa yung old franchise. Wala na nga. Non-existent. Wala na. Ang dapat talakayan ngayon, yung bagong application na ayaw talakayin ni Speaker Cayetano. Kaya kung nakikinig siya rin sa programa natin, ako, Congressman Atienza, nakikiusap kay Speaker na bigyan natin ng katarungan ng ginagawa natin. Talakayin natin. Whether we approve or not depends on the evidences, document that anybody who is not in favor will present to the body. Pero kung wala naman silang dokumento, wala naman valid reason for not to renew, pagbotohan natin. Pag nanalo yung mayoriya na gustong aprubahan, aprubado. Pag nanalo yung ayaw, o di igagalang natin. Pero daanin natin sa demokratikong paraan. Yun, nabanggit mo yung pagkikipaglaban sa martial law. Ayan, pinaglaban natin talaga. Isa na ako sa talagang manindigan ang kalayaan.
kalayaan ng pamamahayag, press freedom, ang kalayaan sa ating paggawa ng batas, Kongreso. Naitatag na natin to. Ngayon, we are losing it by default. Kaya ay, hindi maganda, kaya yung aking pagpuna. We are pero Congressman, sabi nyo nga, bago na itong pag-usapan, so 7 steps na naman yan, di ba? From the filing of the bill, 17 steps yan, dadaan sa committee on franchise, kung saan pa dadaanan. May 1 month kayo na session days ba? So, ang hamon mo, simula na ngayon, ganun ba yon? And can alam you make mo, it Jake, 1 month? Sa karanasan ko sa Kongreso, ha? O doon sa batas ang pambansa, pag talagang ginusto ng speaker, yung anumang batas pwedeng ipasa within 1 day. Itong issue ng prangkisang ito, hindi naman 1 day old ito. Ito is a long time in maturity. In oblivion. Napisa na ito eh. Manok na ngayon eh. So, if we decide to talk about it now, Mr. Speaker, today, you call the committee. You instruct Chairman Alvarez. O tama na, drama natin, ha? Sige na, magtrabaho na kayo. Talakayin nyo. O si Chairman Alvarez, gusto nyo sabihin sa lahat ng mga kontra, o mag-submit kayo ng mga dokumento nyo kung merong validity ang inyong pagkontra. Pag hindi, didisidihan namin bukas to. Tama, oo. Pero ang sinasabi niya, magtatawag daw siya ng hearing para i-contempt ang NTC. Ano yun? Useless exercise ba yun? Ano tingin nyo? Yun eh. At drama na naman niyang mali ang direksyon. Para bang, bakit naparurusahan mo yung referee? Ang problema, yung captain call namin, hindi sinyo yung bola, nasa ilalim na ng goal. Sa ilalim ng goal, nag-dribble. So, eto, Congressman, alam niyo, napakaganda niyo magpaliwalag, naintindihan ng taong bahay nito. No? But sabi nga, lahat tayo ay nasa ikatlong araw na wala na po yung ABS. Of course, nasa online sila. Meron ba kayong mensahe sa ating mga taong bayan? Na ika nga, hindi naintindihan itong issue ng prangkisa ng ABS, lalo na sa aspeto na wala na sa ere, lalo sa free television, ang ABS. Malungkot ito nangyayari. Malungkot ito nangyayari sapagkat ito yung nangyayari sa pagkukulang ng Kongreso, of which I belong. Kaya nung unang-unang araw, Jake, ako yung humingi na ng apology, humingi ako ng paumanhin sa bansa. Sabi ko, ako may humihingi ng kapatawaran dahil may pagkakasala rito kami pong mga congressmen. Hindi po namin ginawa yung trabaho namin eh. We would rather blame the NTC rather than do our job. The power is in the hands of Congress. Kaya dapat maintindihan ng buong bansa ito. Ang nagkulang dito, Kongreso, hindi NTC. At huwag natin sisihin si Pangulong Duterte. Walang kinalaman yung tao. Siya ang pinagbubuntunan ng galit ng taong bayan ngayon. Pagbuntunan nyo ng galit, kaming mga congressmen, and I appeal to each and every citizen, pagdating ng eleksyon, pag-aralan nyo yung congressman nyo bago nyo iboto. Boto kayo ng boto, makapangyarihan po yung posisyon na yan. Pag ginamit sa tama, kaunlaran ang magiging bunga niyan. Pag hindi ginamit sa tama, ginagamit lamang sa kung ewan ko saan ginagamit. Ginagamit yata bilang toilet paper. Masama po ang magiging bunga niyan sa ating bayan. This is a good example. Congress failure, people suffer. Kaya mga congressman, patawarin niyo po kami, oh. Congressman Atienza, meron ba kayong personal na pakiusap sa inyong House Speaker kay Alan Peter Cayetano? Ang aking pakiusap, pag-usapan na ito. Buksan ninyo sa committee. Pawalang bisa ninyo yung chismis ng mga tao. Ayaw daw talakayin sa committee ito dahil wala pa. Ano yung wala pa? Aba, ewan ko. Sabi mo magsabi. Wala pa yung hinihintay. Ayaw kong maniwala. Pero magiging kapani-paniwala pag tayo'y nagmaang-maangan. Dead ba rin tayo ngayon? Wala pa rin tayong reaction. Nasusunog na ang buong bayan. Ay naglalaro pa tayo ng ating gitara. Para tayong sinero. Sinero. Sige po. Sinero yun. Alam nyo, sabi ko nga kaya hindi umubra sa inyo yung mga congressman. Kasi sabi ko, bakit na-adjourn kagad? Binabantayan ni
Congressman Atienza yung quorum. Hindi alam ng taong bayan na talaga importante po yung quorum, di po ba? Kaya nyo binabantayin yun. Kasi walang batas dapat na may isasagawa. Walang congressional action na walang quorum. At sabi na, ko, being the old congressman, naiintindihan ko kayo. Sabi ko sa inyo, Jake, pag ginugusto nila, maski na walang bilang, walang quorum, nakapagpapasa sila ng batas. Nakapagpapasa ng batas. Pag kini-question ko, ito sagot. Bakit? Ang tingin namin ay 180 na sa floor eh. Ang tingin ninyo, ano kayo, mga bulag? Wala pa kami 50 rito. Alam mo, sagot sa akin, eh, nasa labas yung iba eh. With permission. Ah, pwede pang bumoto yung nasa labas? Dapat pala hindi na pumapasok ang mga congressman. Bilangin na lang yung boto namin dahil kami mga sip-sip. O, sige po. Congressman Atienza, salamat na marami sa umaga. Nabuhay yung ating Inquirer 990 Television dahil sa'yo. Ang hangarin natin dito ay mapalakas ang ating demokrasya at bigyan ng katarungan yung issue ng ABS. Dahil pag hindi tayo gigibo, mawawala itong ating pinaglabang kapangyarihan na nasa kamay ng taong bayan sa pamamagitan ng kani-kanilang mga congressmen. Demand from your congressmen action from this issue. Hindi sapat yung nagsasalita sila, pero wala silang ginagawa sa loob. We have to demand from Speaker Cayetano, do not drag Congress down to the pit, down to the sewers of our democratic space. We have to act now. It's not too late. In fact, the challenge has just been posed. You react now, we will follow. Pero pag hindi kayo gumalaw, huwag po ninyong itatwa. Ang sisi, nasa inyo. Nasa inyong harapan at yan po isasagutin nyo pagdating ng araw. Okay, sige po. Maraming salamat, Manila Congressman, Buhay Party List, Representative Lito Atienza. Salamat marami, sir. And thank good morning. Thank you, Jake. Mabuhay ang ating bansa. Mag-ingat tayong lahat at patnubayan tayo ng Panginoon. At mag-ingat kayo, sir. Senior na tayo, ha? Yan po, mga kababayan. Kaibigan natin, si Lito Atienza. O yan, ha? Maliwanag po yung kanyang sinasabi sa atin, ha? Eh, wala daw ibang dapat sisihin dito, kundi si House Speaker Cayetano, mga kababayan. Walang ibang dapat sisihin. At tama na raw yung drama. At yung sinasabi niya, ang pag-uusapan dito, overtaken na ng events ang House of Representatives. Ang dapat daw ngayon ay bagong prangkisa na ang pag-uusapan. Ha? Maski Supreme Court, overtaken na ng events eh. Dahil luma yung prangkisa yung pinag-uusapan, mga kababayan. At yung mga petisyon, yung mga utos sa NTC na ika nga mag-issue ng provisional authority, mga kababayan, eh drama lang daw yun. Sabi ni Lito Atienza, drama lang yun. Hindi gagawin yun ng NTC. Dahil yun po ay quasi-judicial authority, hindi siya pwedeng utusan ng kung sino-sino. Ay nakita yun, natigilan si Congressman Atienza nung sinabi kong pwedeng i-demanda ng graph at saka usurpation itong si Speaker Cayetano at saka si Committee Chairman Franz Alvarez, ha? Nung sinulatan nila at inutusan ang NTC na mag-issue ng provisional authority, mga kababayan. Yan ang sinasabi ko natin. Kaya huwag kayong magtaka na si Grace po hindi na pumirma dun sa petition ng 13 senador at saka si Lacson, kasi exercise in futility po yun, mga kababayan. In the meantime, sabi nga sa inyo, importante po ay na-discussion natin itong mga importanteng issue ngayong umaga at di natin namamalayan, di ba, Michael Cornejo at saka itong si Raul Cusare, lumipas na ang isang weekend, no? Isipin mo, ang bilis ng panahon, mayroon Biyernes sa kagad, no, ha? At pagkatapos, mga kababayan, next week, balik na tayo Lunes na naman sa ating Facebook broadcast, online streaming broadcast po ng Radyo Inquirer. Sabi ko nga eh, antabayanan po ninyo pala sa oras na ito. Mamaya po si Ira Panganiban saka si Den Macaranas sa Good Morning Inquirer. Ako naman magpapasalamat ako kay Angelic Jordan, ganoon din kay Mary Rose Cabrales,
at kay Donabel Dominguez Cargulo, magpagaling ka Donabel. Tapos kay Michael Jan Cornejo, yung ating technician, at saka itong si Raul Cosare, mga kababayan. At syempre, yung ating mga reporter sa labas na nagulat sa atin. Sa ating mga interviews kayong umaga na ito ng Biyernes. Maraming salamat po sa inyong panonood at pakikinig. At syempre, kayong lahat na nanonood po sa Facebook at maging sa radio.inquire.net. Magbabalik po ang Banner Story Headlines sa Lunes. May awan Diyos. Oras po natin, mga kababayan. Ako po si Jake Madrazo. Oras natin, alas 9. Tanong ko oras ba ito? 8:58 ng umaga. Labo na talaga na mata ko. Alas 8:58 ng umaga. Banner Story. Banner Story. Iba. New BMEG Integra 2500, the only BMEG Integra feed with anti-stress technology and a 2.5mm micro pellet for easier transition from crumble to pellet. BMEG Integra 2500, iba ang laking Integra.